sanang salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Sila lamang ang maliligtas, ang magtiis hanggang sa wakas. Sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakaluluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Hello, hello mga kapatid at welcome sa Russia TV, at meron tayong magaganap na Royal Rumble sa gabing ito, December 16, Saturday, alas 8 ng gabi mga kapatid. Ang topic na pag-uusapan nila ay sino ang tunay na born again. Ayan, so ang ating set up ng debate dito at mauna si Ang Dayuhan. Sunod dito si Fernando Camacho ng SDA. Sunod ay si Pastor Ray Anfuentes ng Baptist, tsaka si San Reyo ng Catholic, Bishop Raimundo Iramis ng CCC, at Pastor Rosendo ng Born Again Church. At unahin natin mga kapatid ang ating setup ng pag-uusap. Meron tayong 5-minute first presentation, 10 minutes doon sa rebuttal, at 5 minutes sa final conclusion. So, before natin simulan ang ating discussion, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpakilala. Unahin natin ang ating first speaker, Bro Ang Dayuhan. Ako ang Dayuhan, rinirepresent ko po ang Rangers of God, ang nagpapakilalang tunay na born again. Okay, so that is Ang Dayuhan, no? Isa sa leader ng Rangers of God, mga kapatid. Bro, pa-mute mo na bro, ha? Bro, Kal, yan. So, siya po yung isa sa tumatayo na leader sa Rangers of God. Ito yung mga grupo po na hindi na nagkakasala. Dako tayo sa ating second speaker naman, bro. Opo, ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, isa pong bagitong apologist, ordinaryong membro ng Seventh-day Adventist, ay nakikilahok po sa usaping sino ang tunay na born again. Ang inyo pong maliit na lingkod, nakaranas ng regeneration sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, that is Brother Fernando Camacho, sa pinakamagaling na Seventh-day Adventist debater, mga kapatid, isang apologist din. At dako tayo sa ating Baptist naman, bro. Kilala, bro. Bro R. Fuentes,
ng pastor ng Friendly Homes New Testament Bible Baptist Church. Tatayuan ko po yung ating Bible Baptist as tunay na born again. Mamaya po ay pakikinggan po ninyo. Creator din ng The Real Baptist Christian Apologia TV at Ari Fuentes Apologetics. Okay, that is Pastor Rean Fuentes ng Baptist. Dako tayo sa ating susunod, si Apologist San Reyo. Kuya Rasha, okay po yung signal? Okay, okay. Okay. Hi and hello, magandang gabi po sa inyo. Ako po si San Reyo, ang pinakabata po na apologist ng Catholic Church. Magandang gabi sa mga Katoliko at hindi Katoliko at hinihiling ko po sa mga Catholic at non-Catholics na ipanalangin niyo po kami na maglalatag at magbibigay ng presentations regarding sa aming mga doktrina na magkaroon po kami ng kaayusan at kapayapaan. No? At maraming marami pong salamat sa mga kasama ko dito at sa mga manonood at sa mga manonood pa sa discussion. Healthy discussion po ito, ha, hindi po kami magkakaaway, kaya no to bash po sana tayo. Lang po Kuya Rasha, magandang gabi po. Okay, that is San Reyo ng Catholic, no? Next natin. Bishop, kilala. Ray Aramis po ng Christian Cathedral Church, kumakatawan sa iglesyang ito o grupong ito, at nagbabahagi po at nagahayag ng katotohanan at nagtatama naman ng kamalian. Nawa po maging marami tayong matutunan sa aming pag-uusapan at mapagpala po tayong lahat. Magandang gabi po. Okay, at lastly, Pastor Rosendo, unmute bro. Hello. Sorry po, no. Ako po ay si Pastor Lindo, no, Carino. Purihin po ang Diyos sapagkat meron po tayong napakahalaga, no, na talakayan sa gabing ito. Unang-una, gusto ko pong itaas lamang ang pangalan ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Pangalawa, gusto ko ang tunay ng mga born again body of Christ magkaroon ng tunay na unity. It will be the unity in the spirit, the unity, no, of love. At dito po ako sapagkat mahal ko po lahat ng mga naririto sa gabi nito. Thank you. Okay, at simulan na natin ang ating discussion, mga kapatid. Ulit, ang pag-uusapan dito ay sino ang tunay na born again. Sa unang stage, mga kapatid, di po pinapayagan ang mga speaker na pumanggit ng ibang kinaaniban at purong pagtatayo lamang kung sino ang tunay na born again, mga kapatid. Particular sa kanilang kinaaniban. So, unahin natin ang hari ng kalawakan, ang dayuhan ng Rangers of God. 5 minutes, bro. Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. Pakinggan niyo po ang salita ng Diyos na dadalhin ko. Dahil ang tunay, totoong, puro born again ay nagsasalita sa Espiritu. Hindi po ako magsasalita ayon sa aking nalalaman o pinag-aralan. Kaya nga tinatanong ako minsan sa debate, tinatanong ako kung nag-aral na daw. Bako, sabi ko, ang nag-aaral yung walang alam. Ito pong subject na ito ay alam na alam ko po ito dahil hindi pa ako nagbabasa ng Biblia. Sinabi na sa akin ng Panginoon, una, ligtas na ako. After 2 years, nagsalita uli sa akin ng Holy Spirit na ako'y hindi na sinner. Nasa Pilipinas pa po ako noon. Ako ay siguro mga 2000, year 2000 yon. So, ang kapahayagan ko po ngayon ay ayon sa kapahayagan ng Banal na Espiritu. Dahil ang tunay na born again ay ipinanganak sa Espiritu. Bagamat ito pong mga kaibigan ko dito, sila din daw ay nagki-claim din na anak ng Diyos. Hindi ko naman yan inaalis sa kanila. At ako'y titindig lamang ayon sa aking pananampalataya. Hindi sa aking kaalaman, kundi sa kaisipan po ito ni Kristo. Ang pag-ibig po ng Diyos ang dahilan. Kaya
ang tunay na born again ay nagdadala ng magandang balita. Pakinggan niyo po ang tinig ko dahil ang salita ng Diyos ay nakakabuhay ng patay. Dati po ay patay din ang aking pananampalataya, pero nung makarinig ako ng isang pare, kaya mahal na mahal ko ang Roman Catholic, at ako po ay naging member din ng Sabbath Keeper, kaya mahal na mahal ko rin po ang mga Sabbath Keeper. Ako po ay nakarinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng paring ito. Nung ako'y high school, sa Ateneo Dinaga noon, sa Naga City, ako'y high school at narinig ko. Lahat ng high school, first year hanggang fourth year, nandoon kami sa gymnasium. Natatandaan ko pa yung position kung nasaan ako at narinig ko ang paring. Ginamit ang paring ito. Binasa niya ang Romans 5. Ay, hindi niya binasa, sinabi niya at nalaman kong sa Bible pala yon. Na si Adan ay nagkasala, lahat nagkasala. Ngunit dahil kay Kristo ang lahat ay pinawalang sala. Doon ako na born again. Sa kaisipan na bago. Ito po ang tinatawag na circumcision of the spirit. Ang rangers of God po, ito ay angkop na angkop sa nakasulat na kami kikilalanin, kami uusigin, kami lalaitin, kami hahatulan, kami babatuhin dahil mabunga ang aming salita. Itong Rangers of God po, ito ay naroon na ito mula pa noon. Kami ay born of God, born from above. Pinili kami bago palikain ang sanlibutan at ang spirito na nasa akin. Ito ay noon pa, pinili, binili, binili ng Diyos. Kami ay tunay na membro ng iglesia. Kami ang tunay na naborn again. Dahil sa kasalanan ni Adan, kami ay namatay. Namatay, meaning naihiwalay ang aming spirito. Ngunit ngayon ay nakabalik ng muli. Dahil sa salita ng Diyos, bautismado kami. Sa salita, apoy, hindi po sa lamang sa tubig. Bagamat ako'y duman din sa tubig, wala namang masama dyan. Pero ang bautismo po namin ngayon ay sa apoy, sa salita na mainit. Kaya po kami kung magsalita ay radical po kami, nagpuprovok po kami. Ang Rangers of God ngayon, ang tunay na nagdadala ng salita ng Diyos. Basahin niyo po ang mga comments namin, ang mga posts namin sa Russia TV at makikita niyo po na halos lahat ng mga tinatawag na Kristiyano ay nabubulabog, nagagalit na pupuot dahil sa salita ng Diyos na dinadala namin. Kami din ang nakakatupad ng Sabat. Kami din, kaya mahal namin ang mga Sabat Keeper. Dahil sa kanila, nalalaman ninyo na kailangan ninyong sumunod sa kautusan ng Diyos. Yan po ang ROG. Kaya hindi kami nagkakasala dahil sa kautusan na yan, na tinupad ng Panginoon, kaya kami nananampalataya sa kanyang utos, sa kanyang salita. Mga kapatid, ang Rangers of God ang nagdadala ng salita ng Diyos sa Espiritu, hindi sa doktrinang pangtao. Salamat mga kapatid. So that is Hari ng Kalawakan, Sugong Dayuhan, Brother Cal ng Rangers of God. Dako tayo sa next na magsasalita, si Fernando Camacho ng Seventh Day Adventist. 5 minutes, bro. Your time start now. Opo. Malaon ng panahon, tayo'y nakikipagpunyagi sa daigdig na ito. 8 taong singkad ang inyong naging ang ginugol ng inyong maliit na lingkod kay Kristo dyan po sa pag-aaral ng high school. Iba't ibang bisyo, iba't ibang karanasan, hindi maipagmamalaki. Sa loob ng 8 taon na yan, ang nanay ay hindi tumigil sa pagluhod ng kanyang mga tuhod. Halos lahat ay naranasan natin. Gusto kong magbago, subalit hindi ko magawang baguhin ang aking sarili. Minsan, mayroong isang pastor na lumapit sa akin. Tumalata ang pastor na ito na siyang gumising ng aking diwa
ang talata na yan na hindi ko malilimutan mula noon hanggang ngayon. Yan pong Kapitulo 13, talatang 23 ng Aklat ng Jeremias. Ang wika, makapagbabago baga ang Etiopye ng kanyang balat? O ang leopardo ng kanyang batik? Kung magkagayoy, mga gagawa naman kayo ng mabuti na mga biyasang gumawa ng masama. Dito nakikita ko, mga kaibigan, mga kapatid, samantalang gusto kong baguhin noong pang aking buhay. Tunay na hindi ko pala talaga magagawa kung ito ay uhugutin ko lamang sa sarili kong lakas. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon, sapagkat ang Diyos ang siyang bumago ng aking buhay. Naaalala ko noon, mga kaibigan, mga kapatid, samantalang tinanggap ko ang Panginoon, dito ko lamang nadama na ako ay tinanggap ng ating Panginoon. Binago ng Panginoon ang aking buhay mula sa maling pamamaraan nito. Kaya yung pinakapuso ng banal na kasulatan na aming itinuturing, yung 1:3-16, napakahalaga nito. Ang kaligtasan tunay na makakamit lamang natin kay Kristo. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ipinagkaloob upang ating ikaligtas, malibang tayo'y sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga kahit anong bira sa akin, ikaw ay iniisip mong maliligtas sa pagsunod sa Ten Commandments at sa ilan pang mga batas, hindi tayo napadadaan. Sapagkat ang ating itinitindig ay yung pagkakalapit natin kay Kristo, yung ating experience kung papaano tayo iniligtas ni Kristo. At pinangahawakan kong matibay yung aklat ng Epeso, Kapitulo 2, talatang 8, na sa pamamagitan lamang ng biyaya, ng pananampalataya, nakamit ko ang buhay na walang hanggan. At siya'y pangako ng Diyos na aking makakamit balang araw. Ang dinaranas ko'y bunga ng kapanganakan mula sa itaas. Ang kapanganakan mula sa kalooban ng ating Ama. Kaya sa bagay na ito, ako'y tuwang-tuwa. Sapagkat dati-rati, nasasadlak sa pagdurusa ng pagkakasala. Subalik ngayon, Kapitulo 2, talatang, sa ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 17, ako'y isa ng bagong nilalang. Doon sa Galacia 2:20, ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Maraming salamat sa inyo lahat. Okay, that is Fernando Camacho ng Seventh-day Adventism. Next natin si Pastor Rayan Fuentes ng Baptist. 5 minutes, bro. Paki-unmute, bro. Ayan, i-share ko muna screen, Brother Asha. Sige, intayin ko. Okay, bro, paki-check. Nawala daw yung live, paki-check lang, ha? Nako. Nandyan pa. Okay, salamat. Okay, so, ayan, shared na ba? Makikita na ba, bro? Verse yan, Pastor, no? Yes. Okay, proceed, Pastor, 5 minutes. Okay. Alright, magandang again, magandang gabi sa lahat. At titindigan ko po ang Bible Baptist, pero ang tunay na Bible Baptist po ay hindi nangangaral na ang born again po ay ang Bible Baptist lamang. Kaya ngayon malalaman po ninyo kung ano ba talaga o sino-sino ba itong mga tunay na mga born again. Now, dalawang chapters po ito na passages of the scriptures na ito ay nabanggit itong pagka-born again.
So dito malalaman din po ninyo kung alin sa amin ang nagtuturo ng tama at pa merong pangaunawa sa tunay na aral ng Biblia, dahil ang tunay na born again, meron po siyang banal na espiritu na matatanggap niya, dahil yan po ay nakasulat mismo. Dito po sa Juan 3:3, mga kapatid, mga kaibigan, dito sinabi ni Jesus Christ na except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And in verse number 5, sabi niya, he cannot enter into the kingdom of God. So dito makikita natin na ang tunay na born again, meron po siyang katiyakan sa kanyang kaligtasan. Dahil ang pinaka sinasabi dito na ang requirements, kailangan mong maging born again upang makita mo ang kaharian ng Diyos at mapasok ka doon. Kaya very important po yan na sinasabi ng talata. Ngayon, kung ating pag-aaralan po ang tunay na born again ay dito, tinuturo ng Panginoong Hesus Kristo noong sinabihan si Nicodemus sa tagpong ito, akala po niya ang kanyang literal na pangunawa na ang isang tao, paano ba siya maipanganak muli na siya po ay isang ano na, siya po ay old o kaya matanda na. So that is a literal understanding. Now, yung mga hindi tunay na born again ay literal po ang kanilang understanding. Like yan po ay relihiyon o ano man. Pero hindi po yan ang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo. Sabi ng Panginoong Hesukristo, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ito palang pagka-born again, mga kaibigan at mga kapatid, ay ito po ay born of water and of the Spirit. Kaya ayon po sa unang pagpanganak ng isang tao dito sa mundo, na meron pong dalawang agents para siya po'y maipanganak, yung tatay at nanay, then siya ay maipanganak. Gayon din ang spiritual na pagpanganak. So dito makita natin na kailangan siyang ma-born of water and of the Spirit. Kaya meron siyang espiritu ng Diyos pagka siya ang tunay na born again. At meron siyang katiyakan sa kaligtasan at nagkakaroon siya ng kapayapaan sa Diyos. So ngayon ay atin titingnan na ang tamang unawa dito sa merong mga sa tunay na born again na may banal na espiritu ay itong born of water ay hindi po ito literal na tubig. Dahil ang pagka-born again ay spiritual, sabi pa nga ni Jesus Christ, that which is born of the flesh is flesh, that which is born of the spirit is spirit. So ang unang pagkapanganak ng mga tao ay yung salaman, now ngayon sa ikalawang pagpapanganak, ito po ay spiritual. Kaya ang nakakaunawa dito yung mga tunay na born again, na dapat tayo ay una sa lahat ay ma-born of water. Ano ba yung born of water na yan? According po sa 1 Peter chapter 1 verse number 23, pangalawang pagkakataon na ito'y binanggit. Malinaw po dito mga kapatid na ang sabi, being born again not of corruptible seed but of incorruptible by the word of God. So ito ay salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, yan po ay inaari ding tubig. Dito po sa Efeso 5:26 ay ang tubig po ay salita ng Diyos. Kaya kailangan ng dalawang agents sa unang pagpaimanganak ng tao, ngayon sa pangalawang pagpanganak na spiritual ay may dalawang agents po. Yan po ang banal na espiritu at ang itong tinatawag na salita ng Diyos. Dahil sa pakikinig, dumating yung pananampalataya at dahil sa pananampalataya, ang tao ay maliligtas, siya po ay isisilyuhan ng banal na espiritu, tatatakam. At yun ang mga tunay na born again. Yung mga may katiyakan sa kaligtasan, nakatanggap ng tatak ng banal na espiritu, at sila yung mga taong nabago ang mga buhay dahil sila po ngayon ay mga anak ng Diyos. Maraming salamat po. Okay, so that is Pastor Rayan Puentes ng Baptist. Dako naman tayo mga kapatid sa kay Apologist Andreo ng Catholic. 5 minutes sa'yo. Kuya, malinaw po. Malinaw, malinaw. Po. Simula ko na po ba? Okay, proceed. 5 minutes. Okay. Ang tunay na born again, unang-una ay nagsimula, wala pang Bible. Ang tunay na born again, sila yung nag-born
sa mga Hudyo na hindi Kristiyano. Ang tunay na born again, sila ang nag-born again sa mga bansang pagano. Ang tunay na born again, ang nag-born again sa kanila ay ang 12 apostles. Always remember, fellow Catholics, that the 12 apostles, their tombs was under the Catholic Church. Una yon. Ikalawa, ang tunay na born again ay hindi Protestant. Why? Why? Kasi may nagbo-born again na, wala pang Bible. Remember this, fellow Catholics, si Jesus Christ ay nagbo-born again ng mga hindi Kristiyano, gumamit ba ng Bible? No. So kinakailangan ang church nyo ay nabuo, hindi pa nakocompiled ang Bible. Dahil pag sinabing born again, ito ay nagsimula sa panahon na hindi pa nabubuo ang Bible. Secondly, pag sinabing born again, hindi ito, how can I say this, title. This is not a title na dahil ikaw ay lasenggo at ikaw ay nag-born again, nagbago ka, born again ka, no. Pag sinabing born again, it is a form of baptisms. Once na ikaw ay nabaptized under the Trinitarian baptism, Father, Son, and Holy Spirit, you are born again. Why? Dahil nung ikaw ay isinilang, kahit hindi ka sinilang, dati kang Muslim, at ikaw ay pumasok sa Christian, kailangan mo magpabautismo. At pag ikaw ay nabautismohan, naborn again ka. Bakit? Dahil ikaw ay ipinanganak muli sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Ano ang ibig kong sabihin dito? Pag sinabing born again, hindi tayo pwedeng magbinyag o magbaptize ng Kristiyano na. Kapag ikaw ay nabinyagan na ng Kristiyano, paano mo iboborn again yun, Kristiyano na? Wala tayong mababasa sa Bible na kinakailangan mong iborn again ang nabinyagan na bilang isang Kristiyano. Wala. Katulad ng iba, no, na dating Catholic, pumasok sa Protestant, tapos bumalik ng Catholic. It's a Protestant. That is wrong. Baptism only once. Not unless na ikaw ay Muslim, ikaw ay pagano, ikaw ay Hudyo na hindi Kristiyano, you will be born again. Why? Dalawang beses kasi yung binyag. Dalawang born again eh. Bakit? Yung unang binyag na tinanggap ng isang tao ay muling bibinyagan sa ilalim ng Kristiyanismo. But if you are a Christian, bakit ka pa kailangan i-born again? Kristiyano ka na eh. Always remember this, my fellow Catholics. Pag sinabing born again, yan yung mga hindi Kristiyano na magiging Kristiyano. Kapag ikaw ay Kristiyano na, hindi ka na kailangan pang i-born again. Kasi nga, Kristiyano ka na, ano pang i-born again sa'yo? And secondly, hindi yan titulo na sinasabi ng mga ibang pastor na lasenggo ka, nag-born again, nagbago. Addict ka, nag-born again, nagbago. That is not a title. Born again is a form of baptism when you are baptized under the Trinitarian. You are born again. Hindi yan yung pagbabago ng isang tao dahil sila ay na-born again. Choice nila yun eh. They, choice nila na maging addict, choice nila maging lasenggo, choice nilang maging masama. At walang connection yon sa baptism. Lahat ng mga Kristiyano, Protestant or Catholic, kapag Trinitarian ang tinanggap, born again yon. Baptism yan. Hindi natin yan pwedeng i-connect sa behavior, sa attitude o sa nakaraan ng isang tao. Sila ang may gustong magbago. Diba? Hindi natin po pwedeng gawing dahilan na ay na-born again po kaya nagbago. No, that's wrong. Nagbago siya kasi gusto niya. Nagbago siya kasi choice niya. Nagbago siya kasi decision niya. Walang kinalaman doon ang binyag. Kaya nga yung born again and yung baptism, no, nagtataka lang ako kung ano yung pinagkaiba. Diba? Kasi pag sinabing born again, baptism. Pag sinabing baptism din. Hindi ko alam kung ano yung difference nila. But for me, pag sinabing you must be born again, pag sa Kristiyano, you must be born again. Yun po, salamat po. Okay, time ka na. Okay. So, yung pinapastop ko sana kasi nababanggit mo yung baptism ba? At ayon sa ating rules, so, bawal tayong magbanggit doon sa mga naon. Parang, kaya rin, Sige. Kumbaga yung binyag lang wala naman po ako. Sige. Okay. So, meron ka pang 55 seconds, so i-wave mo na to. Itutuloy ko pa po. Okay. So, basta wag mo lang, again, wag mo lang banggitin yung nandito, ha? Okay. Oo. Ayon sa ating napakasigit. Okay. Sige.
Kaya yung born again na tinatawag, yung mga nag-born again, including the early Christians, they are not Protestant. The true born again is not a Protestant, hindi natatag si Christ ng Protestant, ang tinatag ni Christ, religion, which is the true church. So yung mga nagbo-born again, dapat ikaw ay nasa true church at ikaw ay nag-e-exist. Wala pang Bible. Remember, Jesus Christ, don't use Bible. So, ang true boy na ganyan, hindi gumamit ng Bible, nag-baptize sila, walang gamit-gamit na Bible. Yun na po, Kuya Rasha, and good evening to everyone. That is San Reyo ng Catholic, mga kapatid. Next natin, si Bishop Raymundo Iramis ng CCC. Bishop, 5 minutes. Okay, share ko lang yung aking PowerPoint. Sige. I hope na nandiyan na. Pastor Rosendo, pwede bang pa-mute muna? Parang merong ano, or kay Camacho yan. Hindi ko alam yung parang meron. Yeah, sorry. Meron na siya yung my birthday dito. Sige, sige. Thank you. Ayan, pa-mute na lang sa lahat ha. Maliban kay Bishop. Bishop, ready ka na? Yes, ready. Okay, 5 minutes. Proceed. Nandito po ako para ibahagi ang katotohanan na ako ang tunay na born again o yung aming grupong sinasamahan. Sa buhay po kasi dalawang kapanganakan ang maaaring maranasan ng tao, ang physical at saka ang spiritual. Kaya ako naniniwala ako'y born again sapagkat naranasan ko ang ma-born again. January 1962, isinilang po akong physical. January 1980, isinilang naman akong spiritual. Dahil sa physical, nakatanggap po ako ng buhay physical. Sa spiritual naman, tumanggap ako ng buhay spiritual o ang buhay na walang hanggan. Kinonfess ko kasi si Jesus as my Lord at naniniwala ako na siya ay nabuhay na maguli ng ikatlong araw. Dahil dito, pinroof ko ito sapagkat tinanggap ko siya bilang Lord and Savior of my life. Sabi niya na Romans 10:9, ay sapagkat kung ipapahayag mo na iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso, na binuhay sa maguli sa mga patay, ay maliligtas ka. Ang born again po ay may kaligtasan. Dahil dito, tumanggap na ako ng buhay na walang hanggan. John 6:47, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Sapagkat ito po ang tinanggap ko na buhay mula sa kalangitan, samantalang dito sa lupa ay buhay na panlupa. Ano ang proof? Sapagkat nagkaroon po ng pagbabago ang aking buhay. Ang sinumang na kay Kristo Jesus, isa ng bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito, siya'y naging bago. Alam niyo po, dati ako mananamba sa Diyos-Diyosan. Ako rin ay umiinom. Ako rin ay naninigarilyo. At higit sa lahat, masama po lumalabas sa aking mga labi, lalo na pag ako ay nagagalit. But I was sanctified and justified by the power of the Holy Spirit and by the blood of Jesus. Okay, at hindi lamang po yun. Ako'y nabubuhay para kay Kristo Jesus, sapagkat sabi ng Colossians 2:6, kung paano nga na tinanggap ninyo si Kristo na Panginoon ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. In other words, hindi ka lamang nagkiklaim na ikaw ay born again, kundi pinapatunayan mo ito kasi nakikita sa iyong mga buhay. Yan. Kaya maliwanag po at napakahalaga na tayo po ay mayroong katiyakan ng kaligtasan at meron po tayong binagong buhay. Sapagkat ang sino man magsasabing, Lord, Lord, will never inherit or enter into the kingdom of God except those who obey the will of the Father. Kaya ako po ay nakakatiyak na ako po ay ako ay tunay na born again. Sapagkat ako ay nabubuhay para kay Christ Jesus under the guidance ng Holy Spirit. Sa Roma 8:9, nakarilagay po ganito, datapat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Ito po yung tinatawag nating kapanganakang muli o born again. Because sa kapanganakang pisikal, ang isinilang sa iyo yung katawan mong pisikal. Pero kung ikaw isisilang sa kaharian ng Diyos, ang isisilang o bubuhayin ay ang ating Spirit of God. Dahil sa atin po mga kasalanan, at tayo po'y namatay. Si Adan at si Eva, dahil sa paggawa ng kasalanan, namatay po sila espiritual. Kaya lahat ng taong nabubuhay sa mundong ito, kung wala kay Kristo, ay patay espiritual. But on the day they got born again, ang kinalapong mga espiritu ay mabubuhay na muli na tinatawag nating born again. At sabi pa po ng talatang 14,
sapagkat ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Mahalaga rin po na maunawaan natin na yung born again ay anak ng Diyos. Sapagkat sa unang kapanganakan, anak ka ng nanay mo, anak ka ng tatay mo. Pero sa kapanganakan ng born again, nagiging anak ka ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng kapagkaalipin sa katatakot. Data po tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkakakop-kop na dahil dito ay sumisigaw tayo ng Aba, Ama. At ito pong born again experience ang nagbigay sa atin ng karapatan na tayo ay maging mga anak ng Diyos. Kaya po, naniniwala ko ako'y born again sapagkat naranasan ko na bago buhay ko at lumalakad ako ngayon sa kalooban ng Diyos sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos. Yan na lamang po. Magandang gabi po. So that is Bishop Raimundo Eramis, no, ng CCC. Dako naman tayo sa last but not the least, Pastor Rosendo ng Born Again Church. 5 minutes. Wait lang, Pastor. Ha? Okay, 5 minutes, Pastor. Your time start now. Yeah, hurihin po ang Panginoon at isa po magandang gabi sa bawat isa. At tayo po ay nananampalataya na sa gabing ito ay talagang makikilala natin ang tunay na born again. Sapagkat dito, alam naman natin na ang Diyos lang nakakakita eh kung sino talaga ang born again. We cannot really, yung bang judge kung sino ang born again. We could just claim na born again tayo, but still, God is the right judge. Kasi siya lang nakita ng puso natin, siya lang nakita ng isipan natin, at karanasan natin. So when we talk about born again, alam naman natin yan, na yan yung sinabi ng Lord kay Nicodemus, John chapter 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless he's born again in water and spirit. Flesh is flesh and spirit is spirit. So spiritual rebirth, yung born again. Dito physical rebirth. But in the physical spiritual rebirth, there must be a what we call a change outside. Kaya makikita natin yan sa outward manifestation of the inner change. Dalawa lang ang alam ko pwede natin masabi kung sino ang born again sa atin. Una, meron mga biblical basis. Alam natin lahat yan. Kaya natin sabihin. Ang i-quote ang mga Bible eh. But ang hindi maano dito ay yung testimony. Like Jesus Christ, nag-testimony siya. He's the Son of the Living God. Na meron din nagpatutuos sa kanya. Kaya tatlo nagpatutuos sa kanya. Ganon din tayo. Testimony ating pamilya siguro. Mga kaibigan natin lahat. What is my testimony? Ang testimony ko, I was a Roman Catholic at faithful po ako. But then, naano ko po yung mga bisyo sa akin. I was involved sa tinatawag na karera, involved ako sa hayala, involved ako sa sa sabungan. And sabi ko, Lord, bakit ganito ang buhay ko? Narinig pala ng Lord yun, and one gabi, ay bigla na lamang, na gising ako madaling araw, and iyak ako ng iyak. Ang yung pala cleansing na sa akin ng Lord, I saw the Lord, nakita ko siya, si Jesus Christ, sa kanyang katauhan, sa laman, at nakatikin sa akin. And I'm just crying, Pagkatapos, kinalapit ako ng Lord sa ayaw kong Bible doon sa, And I took the Bible and read the scripture from the Bible at nakita ko na talagang ang Diyos is a living God. Kaya yung pag-iyak ko ng iyon, ibig sabihin it is a cleansing with the Lord. At nabago yung buhay ko at makita ko na sabing ganun, yung talagang natin, testimony natin sa pagbabago is una-una nagkaroon ako ng supreme love for God. Na I love the Lord, sabi na nga ng Lord, love the Lord thy God with all your heart, mind, and strength, and love your fellow man as you love yourself. Nagkaroon ako ng pag-ibig na hindi ko maunawaan sa Diyos at saka sa tao. Kaya nagkaroon ako ng malaking pagbabago, unang-una yon. Pangalawa, nakita ko yung sabi ni Paul na Galatians 2:20, I'm crucified with Christ, nevertheless I live, but not I, but Christ liveth in me.
naranasan ko yun, ano, na si Kristo na ang namumuhay sa akin, hindi na ako. Now, the life I live is the love, ano, the life that yung binigay sa akin ni Jesus Christ. Yan ay pinamumuhay ko. And then, there is what we call a denial of myself. Na sabi ni Jesus, unless you deny yourself, you cannot be my disciple. Ah, ganun din, sabi niya, yung persevering. At meron din ang inaanon, Lord, na we need to crucify ourselves. Ang pinakamahalaga rito, if you're really born again, nagkaroon ka ng crucifixion. You're no longer you, but it's Christ, ano? At dito makita natin, total surrender sa Lord, forsaking all. Kaya, a new heart, a new mind, a new, ano, a new direction, a new, sabi ng ganon, spirit, sabi sa Ezekiel 36:26, a new destiny. Hindi na ako taga, ano, no, kundi my destiny is in, ano, no, heaven. And of course, sabi niyang ganon, no, mayroon tinatawag a new name in heaven. Kaya nananampalataya akong pangalan ko ay nakasulat sa aklat ng buhay, because I believe, no, na sinabi ni Jesus, whosoever believe in me, to them shall be having an eternal life. Kaya dito, makita ko na nangyari sa akin yung Matthew 28:16, narinig ko yung ebanghelyo, na-disciple ako, na-baptize ako ng tubig at spirito. I was born with the spirit. Thank you. Okay, so that is Pastor Rosendo ng Born Again. Ito yung end ng ating first stage, mga kapatid. At again, ang pinag-uusapan nila ngayon ay sino ang tunay na born again. So dako tayo dito naman, 10 minutes rebuttal ito. Pwede na kayong umatake, magdepensa, or mag-extend pa sa inyong presentasyon. Tunahin natin ang hari ng kalawakan, ang dayuhan ng Rangers of God. Rebuttal stage, 10 minutes ito. Your time start now. Paki-unmute. Okay, salamat. Ang una ko pong narinig ba ko Russia? Dinig bro, pero kung okay. Kaya po mo pang palakasin yung boses mo, much better ha. Ah, sige. Sige po. Subukan ko. Okay, mga kaibigan na nandito sa room. Hindi ko po kayo atakihin personally kasi mga kaibigan ko kayo, pero kailangan kong i-rebut ang inyong stand bilang born again. Katulad ng naunang speaker, si Fernando Camacho, na kaibigan ko yan, kahit kailan hindi yan na nag-comment sa mga palanding ko ng kahit nababasa niya, hindi niya ako, hindi yan nagko-comment, napaka maginoo po niyan. Kaya lamang po, ang SBA, hindi po nila ipinaglalaban yung hindi nagkakasala. Kasi kapag hindi ka nagkakasala, nangangulugan, natutupad mo ang kautusan. Dahil yan ang pamantayan, batayan, yan ang sukatan, yan ang timbangan kung bakit ka na born again. Iyong 10 utos na yan. At kami po ang totoong born of God. Kami ang totoong nakakatupad niya dahil ang layunin ng kautusan na yan ay para madala ka sa pananampalataya kay Kristo na siya namang pinaniniwalaan ng doktrina ng SDA. Kaya lamang po, bihira po sa SDA member ang ipaglalaban na hindi sila nagkakasala. Pero kung tatanungin ko ito, bawal lang magtanong ngayon, pero kung tatanungin ko sa iyo, tatanungin ko si Fernando Camacho kung siya'y nagkakasala, ang isasagot niya, hindi. Bakit ko nasabi yan? Kasi sinabi niya yan sa akin. Pero posible raw siyang magkasala bilang tao. At katulad ng naka-debate ko na SDA, kapag sila daw ay pwede pang magkasala, katulad ni Pastor Rosendo, pwede pa raw, pero may biyaya naman. Kami po sa ROG, solid kami. Hindi kami nagkakasala. Hindi kami nagsasalitang hindi na. Kasi pag sinabing hindi na, para ka ng Baptist niyan, na sinasabing wala na kaming kasalanan. Kasi sabihin, ligtas na kami. Yan po ang maling statement. Kapag linagyan nyo ng ligtas na kami, yan po ay doktrinang pangtao. Ligtas na kami or hindi na kami nagkakasala o wala na kaming kasalanan. Dahil ika-justified na ang mga gagawin namin kasalanan. So, rinirebut ko dito si unang speaker, si Camacho, yung SDA at yung stand ng Baptist na hindi pwede talaga silang mag-claim na mga anak ng Diyos
dahil sa espiritu ang pinag-uusapan, hindi sa laman. Kapag nagsalita kayo na pwede pa akong magkasala, kayo ay nagsasalita ayon sa inyong kaalaman, ayon sa inyong laman. Kaya ang nag-i-stand sa inyo dito na tunay na born again ay yung Rangers of God lamang. Dahil may mga claim kami na hindi nyo kayang abutin. So yan po ang ribat ko sa SDA na stand. Ang kanila pong pinaglalaban ang pagsunod sa kautusan, pero kung wala kayong pananampalataya kay Kristo, nakatingin pa rin kayo sa sarili ninyo at aaminin ninyong kayo'y magkakasala pa. Ngunit ayon sa 1 Juan 2:4, ang lumalabag sa kautusan ay nagkakasala. Saka 3:4, ang hindi sumusunod sa kautusan ay hindi nakakakilala sa Diyos. At sa 1 Juan 3:4, ang nagkakasala ay lumalabag sa kautusan. Kaya po sa debate, hindi po pwedeng manalo kapag kalaban namin Baptist at SDA kasi pareho silang nagkakasala. Kaya lang kung si Fernando ang kadebate ko, tatabla ito kasi hindi ito aamin na siya'y nagkakasala. Tama yun. Dahil yun ang tamang statement, hindi ka nagkakasala. Bakit? Dahil sumusunod ka sa kautusan. Pero itong Baptist naman, hindi lahat na Baptist, ano po, kasi mayroong marami kasing uri ang Baptist eh. Mayroong tama ang pananampalataya. Pero ito si Ryan Fuentes, tumatayo siya na sila ay ligtas na. Ligtas na, wala pong ganyan. Niligtas ang lahat upang kami naman na pinili ay magligtas din sa inyo. O, sinong nakaka-claim sa inyo yan? Ang ROG, binigyan ng kapangyarihan na magligtas o bumili katulad ng pagbili ng Panginoon sa iglesia. Kami rin ay inutusan na magbili rin. Bakit? Sabi ng Panginoon, dahil sa banal na Espiritu na nabanggit ninyo kanina, ni Rayan, Holy Spirit, sinabi niya, dahil sa banal na Espiritu, yan ang currency namin, yan ang kapangyarihan namin na magbili. Meaning, tubusin kayo sa pagkasanla, sa kasalanan. ROG lamang, Rangers of God lamang, ang nakakapagsalita ng mga bagay na hindi ninyo matanggap. So, ang aming pinaniniwalaan, matindi. Number one, hindi nagkakasala. 1:1:3:9. Number two, hindi nagkakamali sa aral. Galatia 5:18. Hindi mamamatay. Juan 11:26. Kami ang bago at huling Adan sa 1 Corinto 15:22. Ang rogang salita ng Diyos. Dala namin ang salita ng Diyos. Hebreo 4:12. Rogang daan sa kaligtasan ngayon. Sa John 14:6 at Roma 10:9. So iriribat ko naman si San Rio. Wala akong ganong maribat kay San Rio kasi halos tama lahat ang sinasabi niya. Nang na-born again ay wala pang Biblia, may mga born again na. Katulad ko, hindi ako nagbabasa ng Bible, nalaman ko na yan. So, wala daw kinalaman sa binyag. Mayroon kapatid, kasi ang baptism of fire, pero hindi ito yung binyag ng mga Baptista, no? Kasi sila sa tubig, okay na. Pero may kinalaman sa baptism of the word, yung salita, at yung fire, yung bigyan ka ng pagsubok, yan ang tunay na baptism. Kaya yun lang ang mayriribat ko kay San Rio. Kay Bishop Eramis naman, ang sabi niya, ito lang ang tanong ko kay Bishop kasi di ko pa siya kilala. Bishop, na ipapangaral mo ba sa pulpito na ang anak ng Diyos ay hindi nagkakasala? Yun lang ang challenge ko sa iyo. Kung ipapangaral mo yan bilang anak ng Diyos, yung 1:1:9, ang anak ng Diyos hindi nagkakasala, hindi ito sa mga good manners and right conduct, nabanggit ito ni San Rio, ikaw ay banal na. Magpakabanal ka kasi malinis ka na. Ito ay kaloob, hindi ito nakabatay sa mga gagawin mo. Kundi ito ang ginawa ng Panginoon. So, sa iyo Bishop Eramis, kung ba ipapangaral mo sa pulpito na ikaw bilang mga ngaral na hindi ka nagkakasala at ganun din ituro mo yan sa mga miyembro mo, ikaw ay kaisa namin.
Pero kung lalabanan mo ang 1:1:3:9, hindi ka tunay na born again. Okay, punta na ako kay Pastor Rosendo. Si Pastor Rosendo ay sabi niya, Diyos lang daw nakakaalam. Pero sa mga comment niya, sinasabi niya, laban sa ROG. Parang siya ang Diyos na humahatol sa amin. Kaya dito bumagsak si Pastor Rosendo dahil sa kanyang mga pag-uusig sa ROG, napatunayan niya na siya ay nasa laman pa at siya ay napupot at siya ay humahatol na parang Diyos siya na parang nakikita niya ang puso namin. So yung ribat ko kayo sa iyo, Pastor Rosendo, sana matutunan mo nang huwag kang lalaban sa ROG dahil bumabangga ka sa Diyos kapag ikaw ay bumabangga sa payag sa amin. Dahil hindi nagpapayag ang ROG na ayon sa kaalaman ng tao. Kami ang tunay na born again. Kami. At hindi yan titulo, sabi nga ni Sandrio. Ito ay likas. Likalikasan ito ng Diyos. Kami ay tinawag ng mga anak ng Diyos. Sa Diyos kami, sa Espiritu. Ang salita namin, mga kaibigan, ay sa Espiritu. Hindi kami nagsasalita sa laman o kaisipan ng tao. Purihin ang Diyos, mga kapatid. God bless everyone. Kayong lahat na nandito, sana makilala ninyo ang tunay na born again na nagsasalita ngayon sa inyo sa pamamagitan ng Rangers of God. Hindi po ako ang leader. May 24 elders po kami na tinawag ng Panginoon. Hindi po ako ang mangaral nila. Ang Holy Spirit ang mangaral namin. Pinagkaisa kami, nagtuturoan kami, nagtutuwiran kami, nagmamahalang kami. Wala sa amin nakakataas. Dahil kami naglilingkod sa bawat isa. Kami ang tunay na born again. Nagpapatawad, nagmamahal, nagtutuwid, at nagbidisiplina. Kaya pwede namin kayong pagalitan kung kayo ay humaharang sa daan ng Diyos. Salamat. God bless everyone. So yan po yung rebuttal ng ating first speaker, ang dayuhan ng Rangers of God. At ako naman tayo sa rebuttal ng ating second speaker, Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Pamute muna lahat bago natin simulan para hindi interrupt. Pamute muna maliban kay Camacho. Okay. So 10 minutes, your time start. Okay, salamat po. Ako po ay hindi humahatol sa ating lahat na naririto sapagkat naniniwala ang inyong maliit na lingkod kay Kristo na ang born again ay hindi tumutukoy sa pisikal kundi ito'y sa kanyang experience, sa kanyang encounter sa ating Panginoong Diyos. Kung papaanong ipinagkaloob ng Diyos na ang sino mang tatanggap sa kanya ay ginagawa niyang kanyang mga anak tulad ng nababanggit doon sa Juan 1, ako'y naniniwala din sa mga tapat na sumasampalataya, maaaring kayo nga ay born again din. Ngayon, doon sa kay kapatid na kalawakan at sa kanya pong grupo, lagi nating naririnig yung kanilang mga doktrina, hindi na sila nagkakasala, pero kapag sisiyasatin po ninyo at aaralin, nagkakasala ho sila. Ano isang batayan? Marami pa rin sa kanila. Isinisigaw na din nagkakasala, pero panay ang kain ng baboy. Samantalang wala namang pagpapatunay sa banal na kasulatan na ang baboy pwede nang kainin. Ano pa? Hindi nagkakasala, pero hindi naman nangingili ng Sabat. Yung lingguhang Sabat na nasa Biblia, patuloy pa rin ang paglabag. Doon sa 17:9 ng aklat ng Jeremias, ang puso ay mandaraya ng higit kaysa lahat ng bagay. Baka ho nadadaya ang puso ng mga ROG. Kaya nga doon sa unang Juan 3:9, ang sabi doon, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ilabag naman sila ng labag. E di nagkakasala din. Ano tawag doon? Self-proclaim.
walang katotohanan. Ano? Ngayon, doon sa binanggit ng ating kapatid na Bishop Ramis, wala akong mairiribat doon sapagkat yun ay kanyang experience. Yung mga talatang ginamit, hindi naman natin pwedeng tutulan ho yun. Tanging relasyon ang nagsasang-usapan dito kung tayo ngay talagang naborn again. Dapat talaga may pagbabago sa kanyang buhay. Ngayon, kaya yung tinatanong sa akin, nakalimutan ko yung tinatanong sa atin ng kapatid na Cal. O kaya tanong niya sa lahat ba dito na hindi nagkakasala. Pag ako tatanungin, ang sagot ko, base sa imputed righteousness, doon sa mga kakulangan ko, pinupunuan ni Kristo. Kung sa sarili ko lang lakas, mga kapatid, hindi ko kayang magtagumpay sa kasalanan. Subalit salamat sa biyaya ng Diyos. Dahil doon sa kanyang pagbabagong, pagbibigay ng panibagong buhay. Dahil sa regeneration na ginawa ng ating Panginoon, tayo ay pinananatili niyang isang bagong nilalang na parang hindi nagkasala sa harapan ng ating Ama. Kaya salamat sa ating Panginoon na nagpupuno ng aking kahinaan yung robe of righteousness ng ating Panginoon sa Kristo. Yan ang laging ibinabalot sa inyong maliit na lingkod na mahina sa laman. Ngayon, dito sa pagiging born again, tulad ng nababanggit ng kapatid na Rio, hindi ito tumutukoy sa sekta. Hindi ito tumutukoy sa tipikal na reliyon. Ang pagiging born again ay tumutukoy sa experience. Tumutukoy ito sa dating hindi natin ama ang Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, iniligtas tayo at pinagkaloobang maging mga anak ng Diyos. Sa 1:3, kapitulo 3, talata ay 3, ang tunay na born again ay ipinanganak mula sa itaas. Ipinanganak mula sa kalooban ng Ama. Yan ang tunay na born again. Hindi tumutukoy sa tipikal na reliyon. Naniniwala kami na sa mga reliyong naglaganap ngayon, tunay na may mga naborn again. Tunay na may mga binago ang Diyos sa kanila. Darating ang panahon, makakapiling namin sila dito sa pananampalatayang ito. Ngayon, doon naman kay Pastor Rosendo, wala tayong mairiribat pagkat wala naman akong narinig na dapat iribat sapagkat experience din ang kanyang nababanggit. Yung prinsipyo ng mga talata sa Biblia, di rin naman natin matututulan. Konti na lang ang kulang. Dapat tayong magpatuloy sa pinagkatawag sa atin kung paano tayo binago ng atin pong pangalan. Eh, salamat po. Samantala, dito sa isang talata ng banal na kasulatan, unang Pedro 1:3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Kaya pinupuri ko sa tuwi-tuwina ang ating Panginoon. Ito nga ang dahilan kung bakit hindi kami nagpapatuloy sa pagkakasala. At kung may mga kapatid kayo na nakikita namin na nagkakasala, papayuhan po ninyo. Sapagkat yun ang nais natin, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kapitulo 4 ng unang Juan, talata 7, ganitong ating mababasa. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig, pinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Yun pong nagsasabing kilala sila ang Diyos.
pero hindi naman tumutupad ng kanyang mga utos. Yung kanyang mga eksistidong utos mula pa sa luma hanggang sa bagong tipan. Ang tawag ko ay mga nagpapakunwa. Diyan sa Kapitulo 5 ng Unang Juan sa pagpapatuloy, 1 hanggang 4, ang sino mang nananampalataya na si Jesus ay isang Kristo, ay ipinanganak ng Diyos at ang bawat ibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Dito'y ating nakikilala kung tayo, na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Diyos. Sapagkat tayo nagsisiibig sa Diyos, tumutupad at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapag ito, ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos hindi mabibigat. Sapagkat sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito, ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa makatwid ay ang ating pananampalataya. Kaya ho sa lupang ito, mga kapatid, habang tayo nakikiraan, habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, manatili tayong tapat. Alagaan natin ang kabanalang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Panatilihin natin yun pong prinsipyo ng ating Panginoon. Manatili sa atin at makita sa atin ang kanyang karakter. Ano ba ang karakter ng ating Panginoon? Masasalamin ho natin yan sa pamamagitan ng kanyang mga utos. Bilang replika ng ating malalim na ugnayan sa Diyos, ng ating malalim na pagmamahal sa Diyos, buhat sa Epeso 2:8-10, ito'y nagbubunga ng mabubuting gawa. 14:15, sa pagmamahal natin kay Kristo, tinutupad natin ang kanyang mga utos, kasbilang na ang 10 utos at iba pang mga eksistidong sinasabing lipas na sa panahong ito. Kaya naman, kakaunti na lamang ang aking oras, hindi ko na mababanggit ang lahat. Ano man ang kanilang pangangatwira, mga kapatid, bunga na lamang yon ng magiging pagtatanggol nila sa kanilang pananampalataya. Pero tayo, patuloy na nakatindig sa katotohanan ng pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Viva El Señor! Viva Adventista del Septimo Dia! Pagpalain po ang bawat isa. Okay, so dyan natatapos Rabatal Fernando Camacho ng SDA. Dako naman tayo sa susunod na magrarabat. Pastor Ray Anfuentes ng Baptist, 10 minutes para sa iyo, bro. Alright, shared na ba? Yes. Dinig ba ako? Yes, bro. Itong wait lang, bro. Alright. Naka-share yung screen mo yung nakikita ko. Ayan. So, oh, proceed, bro. 10 minutes, bro. Your time start now. The battle. Alright. Hindi po ako magbabanggit ng mga pangalan na dinig po ninyo kung sino po ang mga nangaral dito nagsasabi nito. Ayokong magbanggit ng pangalan, ano? Sabi po ni Carl Sagan, sabi niya, extraordinary claims. Okay, extraordinary claims require extraordinary evidence. Lahat dito nagki-claim eh. Pero atin po yung patunayan, may evidence siya. Una sa lahat, susuportahan ko po ang aking kapatid, kaibigan na si Fernando na ang born again po, hindi po relihiyon yan. Ito po ay isang kaganapan na mangyayari dahil ito po ay inutos ng Panginoong Hesukristo. Kaya yung mga magtuturo na ang born again ay relihiyon, palpak na po una sa lahat. Now, pinapatunayan ko po kanina at meron pong mga iilan na nag-agree dito na yung mga born again, siya po yung nakatanggap ng banal na espiritu. Now, ano po ang batayan natin? Dito po sa Juan 16:13 ang sabi, gayon may kung siya, ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Kaya pagka mali, nagki-claim ka, tapos mali yung mga pinapangaral at sinasabi mo, ay ito po ay claim lahat at wala po itong batayan. Kaya ngayon, una sa lahat,
ang pagka-born again na nalinaw po natin kanina ay hindi po ito bautismo sa tubig. Okay? So, mali po na sabihin na bautismo sa tubig dahil nga ang sabi, ito nga ay spiritual birth. Kaya ang tubig, bakit hindi natin paniniwalaan ang Apostol Pedro na nagki-claim dito na born again pero ito rin tina-claim nilang Santo Papa? Ang turo ni Apostol Pedro ay sila daw ay na-born again sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Letra for letra. Hindi po sila na-born again sa tubig ng bautismo. Bakit nga ba? Dahil kailangan po ang salita ng Diyos. Ito, ire-rebat natin, ano? Yung napakamaling aral, may born again na daw bago daw ang salita ng Diyos. Napakamali yun. Ha? Dahil ang salita ng Panginoong Hesukristo at ang Panginoong Hesukristo mismo, siya po ay salita ng Diyos. Tapos ang sabi po dito sa 10:17 ng Roma, ang pananampalataya po darating yan sa pakikinig ng salita ng Diyos. At yung sinabi ng Apostol Pedro na na-born again sila, ito pala, palibhasa, hindi po sila galing kay Apostol Pedro, claim lamang yon. Dahil si Apostol Pedro nagtuturo ng nakapag-born again sa kanila ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pero sila nagtuturo, wala pang salita ng Diyos, may born again na. What? Ha? What? Tapos sabi, bautismo daw. Tapos may nagtuturo dito na dinig ninyo na Kristiyano na daw, na bautismuhan Kristiyano. Anong Kristiyano? Binabautismuhan ninyo, walang kamuang-muang. Tapos naging naging Kristiyano. Paglaki nun, adik, sugarol. Hindi yun Kristiyano. Hindi po. Dito tingnan natin. Paano ba binautismuhan ng mga apostol? Paano nila binautismuhan? May salita ng Diyos. Itong mga nagdi-deny na walang salita ng Diyos, ayaw kasi nila ng salita ng Diyos. Bakit? Masakit kasi yun sa kanila dahil ang kanilang mga buhay hindi na bago ng salita ng Diyos. Ito sabi, then they that gladly receive His word were baptized. Hindi po sinabi, binautismuhan nila yung mga tao lahat, binautismuhan nila. Walang ganun. Ha? Walang ganun. Sabi niya, yung mga nagbago ng buhay, hindi yon katunayan sa pagka-born again. Dahil gusto niyang magbago. Anong gustong magbago? Ha? May magagawa ba ang tao? Gusto ba siyang magbago? Sinabi ni Bro Fernan, kung ikaw lang wala kang magagawa sa pagbabago ng buhay mo, napakasarap ng kasalanan. Kaya ang magbabago sa iyo, si Kristo. Ito po ang sabi, katunayan, Philippians 2:13, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure, hindi ikaw. Bakit hindi ikaw? Pakinggan po ninyo yung nagtuturo na ikaw lang daw makapagbago sa sarili mo. What na naman? Bakit? Ito sabi ng Apostol Pablo, for the good that I would, basahin nga natin sa Tagalog para sa mga hindi nakakaintindi, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. That of what, kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan ng tumitira sa akin. Yan ang problema ng tao, kasalanan. Kaya kailangan niyang mapatawad at mapalitan ng imputed righteousness ng Diyos. So dito po, malinaw na hayag ang mga nagki-claim na walang ebidensya. Tapos, meron pong nagbanggit na ang Diyos ang nakakaalam. Ha? Totoo po yun noong wala pang salita ng Diyos. Ang Diyos talaga nakakaalam sa lahat ng bagay. Pero dahil ito po ay pinaalam sa atin, sinulatan po tayo, kaya ngayon nakakaalam na po ang tao na siya ay merong kaligtasan. Yan po ang sabi ng Juan 5:13, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Maalaman mo, sinulatan nga tayo. Kaya una, kayo ba ay tiyak ba kayong mapunta sa langit yung ikay mamamatay ngayon? Yung tunay na born again ang sasagot dyan, tiyak 101%.
Pero yung mga nag-book pagpapakunwari, ang sagot po dyan ay hindi na raw sila nagkakasala, ay isang blunder yon sa talata dito sa Biblia na nagsasabi, ang mga sa Diyos ay may mga tinatawag nitong koreksyon, may mga parusa. Bakit may mga parusa? Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Eh may paghahampas, may parusa dahil magkakasala pa paminsan-minsan ang mga anak ng Diyos. So ang pagka-born again po mga kaibigan, gagawin kang anak ng Diyos. Ito sabi o, datapwat ang lahat na sa kanya'y nagsitanggap, pinagkalooban siya ng mga karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya hindi po pwede na, hindi po ba tayo ng pagbabagong buhay, pambihira. Ang sabi po ng talata sa Biblia, unang Juan 3:10, dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos. Tapos sasabihin mo, walang kinalaman ang pagkabagong buhay. Ako po, binago po ako ng Diyos. Noong una, naranasan ko rin yung mga katarantaduhan, pero ako po'y binago ng Diyos dahil ako po'y ginawang anak niya. At mula nung ako'y doon pa sa sanlibutan, ngayon, na-born again. Ako po ay naipanganak muli sa pamilya ng Diyos, kaya nahahayag ngayon yung mga tunay na anak ng Diyos. Magkakasala pa ba ang anak ng Diyos? May pagkakataon. Pero ang sabi po sa talata, sa Biblia, hindi po namumuhay sa kasalanan. May pagkakataon. Pero hindi po. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan. Yun ang ginagawa ng Panginoon Hesukristo. Kaya sigurado tiyak ang kaligtasan dahil may namamagitan na Hesukristo. Kaya mali po yung sinasabi niya. Mga nagsasabi, wala pong Holy Spirit ang magsasabi at sasang-ayon sa aral na sinasabi po ng Roman Catholic. Kaya napakamali po ng ROG. Dahil siya po ay umaayon, sumasang-ayon sa maling aral. Parehas po silang walang mga katiyakan at wala po silang banal na espiritu. Na ngayon, tinasabi po ng mga SDA na ang tunay na born again susunod sa utos, tama yun. Pero ang tanong kung ano bang klaseng kautusan, kahit dahil ang tunay na kautusan na susundin ng mga born again, yung kautusan ng Panginoong Hesukristo. Yung kautusan na puro gawa at walang pahinga. Puro gawa, gawa, gawa. Dahil sabi ng Panginoon Hesukristo, ang Ama ay gumagawa, tsaka ako ngayon ay gumagawa. Kaya wala pong pahinga, gumagawa po ang mga anak ng Diyos at mga tunay na born again. Kaya dito natin makikita mga kapatid kung sino po ang nagki-claim at sino po ang totoo na born again. Kaya malinaw po, ang born again ay na ikaw po ay nakatanggap ng banal na espiritu na magpapatnubay sa katotohanan. Sila po ay may katiyakan sa kaligtasan at sila po ay may pagbabagong buhay. Maraming salamat po. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Pastor Rean Puentes ng Baptist. Pastor Rosendo, pumute muna, Pastor. Pastor? Okay, dako tayo sa ating next na magpresent, si Apologist Sanrio ng RCC. 10 minutes, your time start now. Unmute. Unang-una, pag sinabing born again, hindi ito natutukoy sa gumaganon, hindi. Pangalawa, hindi ito natutukoy sa nahihimatay, hindi. Pangatlo, hindi ito natutukoy sa kasenggo ako, nagbago ako, hindi. Pag sinabing born again, baptism. Ikaw man ay lasenggo, adik ka. Pag ikaw ay nabautismuhan, born again yun. Why? Kasi hindi ka Kristiyano. Una yon. Pangalawa, pag sinabing born again, ang ito ay may pantukoy na nagsimula dapat hindi pa nabubuo ang Biblia. Kasi kung buo na yung Biblia at saka palang nag-born again, lalabas si Christ gumamit ng Bible. So meaning to say, ang tunay na born again, sinasagawa yan, wala pang Bible. At dapat may sinaunang Kristiyano.
Pangatlo, dapat ito ay may relihiyon. Kasi ang Kristyanismo ay religion at ang religion ay hindi Protestante. Ang unang-unang nagsagawa ng pagbo-born again ay hindi Protestante. Tandaan natin 'yan, ha? Ang ibig kong sabihin, no? Pag sinabing ikaw ay nagbo-born again, ang bino-born again mo, yung mga hindi Kristiyano katulad ng ano? Judaism, Hinduism, Buddhism, Taoism, ano pa ba? Muslim, Islam, no? Yung mga hindi Kristiyano, yun yung born again. Kahit ang sanggol, kasi pag nagsilang ka, hindi naman yan Kristiyano agad eh. Diba? Para maging Kristiyano yan, kailangan natin siyang binyagan, which is born again or born from above. At itong pagbo-born again na ito ay dapat naganap sa Jerusalem. Kasi doon nagtatag si Christ ng iglesia eh. So meaning to say, dapat yung pagbibigay ng pagbo-born again ay magmumula unang-una saan? Sa pagano? Hindi. Saan? Sa Protestante? Hindi din. Saan? Sa Hudyo. So dapat tayo ay babalik sa mga sinaunang Kristiyano. Sino ba yung mga sinaunang Kristiyano na nag-born again ng mga Hudyo? Kasi Hudyo si Christ eh. Sino? The 12 apostles. Now, asan ba yung 12 apostles, yung kanilang mga tomb? Yan ay under ng Catholic Church. When it comes to born again and ang tawag dyan is baptism, hindi yan nasusukat sa ribulto, hindi yan nasusukat sa katiwalian ng mga pare, hindi yan nasusukat sa homosexuality katulad ko, hindi yan nasusukat sa kasalanan ng isang tao. Pag sinabing born again, baptism. At hindi naman porque tumanggap ka ng baptism, you are 100% righteous. May mga tao na tumanggap ng born again pero hindi naman din sila naging righteous. Hindi ba? So meaning to say, whether you are right or wrong, kapag ikaw ay nabinyagan, ikaw ay matatawag na na-born again. But it's up to you. It's up to you if you're gonna change or not. Decision mo yan kung ikaw ay magiging mabuting tao or magiging masamang tao. At pag sinabing born again, hindi mo pwedeng i-born again ang Kristiyano na. Hindi ba? Yung mga Protestant dito, nagbibinyag-binyag kayo, yung mga dating Katoliko, bininyagan nyo ulit. Hindi pwedeng ganon. Kasi walang mababasa na pag Kristiyano ka, dapat mong i-born again ulit. Hindi. Ang binoborn again natin, yung hindi Kristiyano. Pero once na they are a Christian, hindi mo yan dapat i-born again. Bakit? Because they receive the right baptism. Kaya nga yung Catholic Church, no, kapag even the Aglipayan or kung anumang sect na may Trinitarian baptism, hindi na namin yan binoborn again. Binibigyan na lang namin sila ng pagpuputong ng kamay na ikaw ay tinatanggap mo na Katoliko ka ulit. Pero kapag when you are a Christian, Kristiyano ka na, lahat ng Trinitarian baptism dito na Protestant, hindi natin sila pwedeng bautismuhan ulit. Kasi isang beses lang ang baptism when you are, kapag ikaw ay Kristiyano. Either you are an infant baptism or ikaw ay galing sa hindi Kristiyanong paniniwala. Pag sinabing born again, ito hindi yan pinasimula ng Protestante. Ang nagpasimula ng born again, Martin Luther eh. Hindi ba? Yan ang ama ng Protestantism. Dapat alam po natin ito. So meaning to say, hindi magkakaroon ng born again ang Protestant kung wala si Martin Luther. Pero paano yung mga times na wala pa si Martin Luther? Sino yung nagbo-born again sa mga pagan countries? Sino yung mga nagbo-born again sa mga Hudyo? Sino yung mga nagbo-born again sa mga iba't ibang bansa na naging Katolikong simbahan katulad ng Latin America? Ang Latin America yan ay pinamumugaran ng mga pagan Mayans na sumasamba sa mga diyos-diyosan tapos pumapatay ng sanggol for the sacrifices. Sino ang nag-born again sa mga pagans na yan? The apostles, yung Europe, kagaya ng Spain, no, yung Antioch, Turkey, no, bansang Turkey, yung Antioch, yung Church of Efeso, mga pagan countries yan eh, mga pagan na bayan na which is ngayon ay Islam na, sinakop ng Ottoman Empire. Sino ang nag-born again doon? Protestant ba?
Protestant ba nag-born again sa mga pagan countries? No. Sino ang nag-born again ng Philippines? Philippines is a pagan country. Sino nag-born again ng Philippines, which is the pagan country? The Catholic Church. Masasabi mong may authority at true born again ang isang relihiyon o isang mananampalataya kapag sila yung naging dahilan kung bakit naging Kristiyano ang isang bayan. Meron bang Protestant na nag-born again ng isang bansa? Meron bang Protestant na binorn again ang Pilipinas? Meron bang Protestant na binorn again ang Turkey, ang Church of Antioch? Wala. Why? Because nagbo-born again na before, wala pang Protestant. Hindi ito dahil sa, hindi ako nagpaparinig sa mga Protestant dito. Overall to general, kasi Katoliko ako, sa lahat ng Protestant, saklaw dito. What I am trying to say, when it comes into born again, o pagbo-born again, hindi Protestante ang nagpasimula niyan. At kung sa Protestante tayo lulundag, ang nagpasimula ng pagbo-born again, si Martin Luther. Alam naman po natin sana yan, 1521, Martin Luther nagtatag ng Reformation. Kung hindi pa nagtatag ng Reformation si Martin Luther, dati pang Augustinian priest. Sa tingin ninyo, may Protestant ngayon? Wala. Kung hindi pa sa tulong ng Baptist sa pagsusulong sa United States para magkaroon ng sect registration, siguro naman wala ding sekta ngayon. No? Sa paglalakas loob ni John Smith, if I was not mistaken. Hindi, nakalimutan ko na yung founder ng Baptist. Kung hindi niya pa sinulong yan sa United States para magkaroon ng sect registrations at magkaroon ng kalayaan ng Protestants na magtatag ng kanilang sekta, sa tingin niya makakapag-born again kayo? Hindi. Lagi nating tatandaan, ang inyong mga stand regarding sa born again, tama naman lahat eh. Pag sinabing born again, bautismo, naglilinis yan ng kasalanan, lahat naman ang sinasabi nyo tama. Pero dun tayo, mag-look back, sino ang unang nagbo-born again? Sino yung mga tao na sangkot na nagbo-born again sa mga hindi Kristiyano? Kasi yung born again na salita, ginagawa niyong Kristiyano ang hindi Kristiyano. Hindi natin pwedeng i-born again ang Kristiyano na. Bakit mo i-born again ang Kristiyano na i-Kristiyano na yan? Hindi po ba? Kaya nga, born again, born from water and spirit. Bakit born again? Tumanggap ng unang binyag. Saan? Sa hindi pagiging Kristiyano. Kaya nga may again eh. Bakit may again? Kailangan natin bautismuhan ulit sa pamamagitan ng ano? Tubig at espiritu. It's either yan ay bautismo kay Juan Bautista, it's either yan ay bautismo sa Islam, sa Buddhist, sa Judaism, o anumang mga religions yan, the five major religions. Pag sinabing born again, may again, tumanggap siya ng dalawang bautismo. Unang bautismo na tinanggap ay hindi sa Kristiyano, at ang ikalawang bautismong tinanggap ay sa Kristiyano. Bakit natin babautismuhan muli o i-born again ulit yung tumanggap na ng binyag para maging Kristiyano? Kasi nowadays, no, nakikita ko sa mga timeline ko, pag sinabi, gumagana, born again to, born again to, no. Hindi basis yung magagaganong ka para masabing na born again ka. Kasi malakas ang hatak, no, ng mga Protestants na para mapaniwala yung mga tao, para masabing na born again ka, gaganong-ganong ka, para kang, di ba, para kang nasisiraan ng ulo. Hindi ganun yon. Hindi natin kailangan magagaganon, magkikisay. Hindi natin need yan. Kailangan lang natin ng baptism. Born again is a form of baptism. When you are baptized, Protestant, kung kayo ay Trinitarian, born again yon. Yun ang, okay po. Okay, so that is San Rayo ng Catholic. Adako naman tayo kay Bishop Raimundo Iramis ng CCC. 10 minutes para sa yung rebuttal, bro. Your time start now. Magandang gabi po muli at dito sa aking mga kasama. Siguro maganda maunawaan natin, ano ba talaga ang born again? Ang born again ay hindi mag-born again, kundi ipanganak na muli. Ibig sabihin, sa Greek word, ang sinabi doon na maborn again o ipanganak na muli is to be born from above. From the Greek word anoten, meaning parang ganito yun. Kung isasalin mo yun sa tamang translation, except a man be born from above, he cannot enter above.
kasi tayo lahat na nandito sa lupa, tayo rito lahat ng tagalupa. At because sa pagkakasala ni Adan at ni Eva, we lost connection to heaven. Kaya nga sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. So, ganito, ang ibig sabihin ng born again is to be spiritually alive. Walang kinalaman ang bautismo sa born again. Ulitin ko po, doon sa talatang ginamit doon, except a man be born again, walang nakalagay doon, except a man be baptized again. Wala pong kinalaman ng baptism sa born again. Ang nakalagay doon, except a man be born again, sapagkat ganito po yun eh. Ang isinisilang yung ating espiritu. Kaya nga sabi ni Lord sa verse 5, ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Ang ipinanganak sa laman ay laman nga. Anong kinakailangang ipanganak sa atin? Espiritu. Because we were once spiritually dead because of sin. But because of Jesus, we were made alive. Kaya yung born again, hindi ito yung nag-born again. Kundi talagang totoong na-born again kasi nga, naging mamamayan siya ng kalangitan. Mahalaga po na sa lupa, mamamayan tayo. Sapagkat kung di tayo mamamayan, Pilipinas, at sinasabi mong Pilipino ka, eh palalayasin ka sa Pilipinas. Ngayon, kailangan nating maging mamamayan ng kalangitan. Dahil anytime ang kamatayan ay maaaring dumating. Kung hindi ka mamamayan ng kalangitan, saan ka pupulutin? Kaya mahalaga na tayo maisilang na muli o maging mamamayan ng kalangitan para tayo makapasok sa kalangitan. Ulitin ko po, walang kinalaman ng bautismo sa born again. Pangalawa, wala pong kinalaman yung sabi niya na kailangan gumawa ng mabuti kung gusto mo, kung ayaw mo. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili because we were sold under the power of sin. And only by the power of the Holy Spirit, tayo po'y makakalaya. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, saab ako sapagkat yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Okay? At ang nagagawa ko, yung ayaw ko. Bakit? Sapagkat siya naibenta o naisangla sa kasalanan. Kaya mahalaga po na maisilang na muli para mabago yung nature. Sapagkat sabi ng Banal na Kasulatan, if any man is in Christ, he is a new creature or a new creation. So, nung lumapit po si Nicodemo kay Jesus, sabi ni Jesus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi po si Martin Luther ang promotor ng born again. Mismong si Jesus Christ po ang nagsabi, Nicodemo, maliban ang tayo panganak na muli, hindi siya papasok sa kaharian ng Diyos. Si Jesus po mismo ang promotor ng born again experience. Hindi po pagmimiembro, hindi bautismo ang born again. Kundi ito isang karanasan na maging kabilang sa kaharian ng Diyos, maging anak ng Diyos, maging mamamayan ng langit. Kaya nga sabi ng Efesios 2:19, hindi na tayo estranghero sapagkat tayo kasama na sa pamilya ng mga anak ng Diyos. Kaya ang born again lang ang susi, paano tayo makakapasok sa langit? Hindi Judaismo. Dahil noong time ngayon, may religion na po si Nicodemo. Ano yun? Judaismo. Pero sabi ni Lord, ang kailangan mo, maborn again. Hindi rin yung katoliko o anumang religion o pangalan para ang tayo makapasok sa kaharian ng langit. Hindi po. Kundi yung karanasan, ikaw ay maging anak ng Diyos. At dahil sa kay anak ng Diyos, mamamayan ng kalangitan, tatawagin mo na ngayon ang Diyos bilang Ama. Sabi ng Roma 8:14, ang ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, ang mga anak ng Diyos. Pangalawa, ang mga may Espiritu ng Diyos, ang ng Holy Spirit, tumatawag sa Diyos ng Ama, Abba, Father. Kasi yun ang talagang palatandaan ng tao ay na-born again. Tapos, yung karanasan na bago. Hindi mo pwedeng sabihin na ang tao ay na-bago o na-born again nang walang bunga sa kanyang buhay. Sabi ng Panginoon, malalaman mo kung ano puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. Sa born again, binago ni Lord ang ating kalikasan. Ang kalikasan dati makasalanan, ngayon ang ating kalikasan ay holy na, divine. At yun ay nagtutulak sa atin para hindi na gumawa ng kasalanan. Hindi na natin nature ang gumawa ng kasalanan. However, dahil sa tayo nasa mundo pa, parang ganito, subukan mo kayong maglakad sa karsada, kahit naka-chinelas ka,
maalikabukan ng paa mo. Kaya kahit bagong hugas ang paa mo, madudumihan pa rin yan. Kaya merong 1 John 1.7, 1.8, 1.9 at nagsabi doon, ang sino man nagsasabing walang kasalanan, sinungaling. Kaya may 1 John 1.9, kung ito'y nagkakasala, humingi ka ng tawad sa Diyos at ikaw ay patatawarin. 1 John chapter 2 verse 1, may tagapamagitan tayo sa Diyos, sa Ama, at sa walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mahalaga po na bilang born again, bago na kalikasan. Galatians 2.20, if any man is in Christ, sabi nga ng 2 Corinthians 5.17, bagong creature. Galatians 2.20, napako na ako kasama ni Kristo. Patay na yung lumang pagkatao, wala na. At sa bautismo, inililibing ito. Hindi bautismo ang born again. Ang bautismo ay panlabas na kapahayagan ng panloob na karanasan. Kasi patay na lumamang pagkatao. Kaya ka bobautismohan. Hindi ka bobautismohan para maborn again. Wala po yon, mali po yon sa banal na kasulatan. At walang nakalagay sa banal na kasulatan na ang born again ay bautismohan. Wala po yon. Isa po itong kamaliang aral. So ulitin ko po, ang born again is not baptism. Born again is not joining a particular group or religion. Born again doesn't mean na hindi ka na pwedeng magkasala. Ayoko ma-misinterpret, ano po. Pag born again ka na, ang nature mo, holy na. Ang desire mo is holy life. However, may mga pagkakataon na pwedeng magkamali. Parang ganito, ang pinagkaiba ng tupa at ng baboy, ang baboy likas sa kanya, ang tumalon sa putikan. At pag nalaglag yan sa putikan, mag-e-enjoy yan sa putik. Ang tupa pwedeng malaglag sa putikan. Pero ang tupa aahon agad sa putikan at maglilinis. Ang mga Kristiyanong totoong born again, kagaya po ng tupa. Ang mga makasalanan na hindi na born again, eh kahit na nabautismohan dahil hindi na bago kalikasan, magpapatuloy po yan sa kasalanan. Kasi ang born again, binago yung iyong nature. Binago ang iyong posisyon sa pagiging anak ng Diablo, ngayon anak ka na ng Diyos. Patay na rin ang lumamong pagkatao, kaya nga inilibing sa water baptism. Ang bautismo ay hindi born again, o born again hindi bautismo. Ang bautismo ay identification with Christ, na ikaw ay namatay, ikaw ay nabuhay, at nabubuhay ka na ngayon para sa Panginoon na lamang. Iyon po ang tunay na mensahe ng born again. Isinilang sa kaharian ng Diyos, nabubuhay para sa kaharian ng Diyos, ginagabayan ng Holy Spirit. Alam niyo po kung bakit. Dahil ang atin pong sinusunod ngayon ay ang paggabay at pagsama ng Holy Spirit. Galatians 5.16, huwag ninyong nanasain ang gawa ng laman, sapagkat ang laman ay kumokontra sa gawa ng Espiritu, at ang gawa ng Espiritu ay kumokontra sa gawa ng laman. Nasain nga ninyong lumakad sa Espiritu Santo. Ito na po ang lakad ng taong na kay Kristo o taong na born again. Ulitin ko po, ang born again ay isang karanasan na naging anak ka ng Diyos, naging mamamayan ka ng kalangitan, at ikaw ay tagalangit sapagkat ikaw ay inisinilang sa kaharian ng Diyos. Nasa ano ba kaharian ng Diyos? Eh, nasa kalangitan. Kaya nga, automatic na pag tayo namatay, doon tayo sa piling ng Panginoon. As Apostle Paul said, to die is to gain. Ang mamatay ay mapa sa presensya ni Lord. Ang absent sa presensya ni Lord, eh present sa katawan. Kaya kung present ka sa katawan, absent ka naman kay Lord. Ang garantiya ng pagpasok sa kaharian ng Diyos is to be born again. Ulitin ko po, hindi mag-born again, kundi ma-born again. Kaya kahit sanda ang bautismo o reliyon ng iyong aniban, kung hindi ka mabuborn again, ay nako, mapapahamak po tayo sa kabilang buhay. Kaya paalala ko po, ang born again, hindi yung bautismo. Ang born again, hindi pag-anim sa anumang reliyon na kasama po natin sa lahat ng Zoom room na ito, hindi po yon ang born again. God bless you po. Okay, so that is Bishop Aramis, no, ng CCC. So dako tayo sa last na magpresent ng kanyang rebuttal. Pastor Rosendo ng Born Again Church, your time start now. Kaya muli ay
tayo po ay bumabati ano, sa bawat isa na nakikibahagi sa atin sa programa nito. Una-una lagi sa Diyos ano, ang ating pagtataas, ano, pananampalataya. Kanina ho ay sinabi ko na ang pagpapatunay na pagiging born again natin is with regards na una sa biblical basis ng pagkakaalam natin ng mga talata sa Biblia. Ang ikalawa ay doon naman po no, sa ating mga testimony. Kahit na alam natin ang mga talata sa banal na kasulatan, kung wala naman tayong talagang karanasan na tayo ay nabago ang ating buhay. Kaya dito makita natin ang pagiging born again. Unang-una ay kinakailangan po ito eh dahil yung nagkasala yung ating unang magulang si Eva at si Adan. Sabi no, dahil sa kanilang disobedience sa Lord ay nagkaroon sila yung tinatawag na spiritual death. Ano? Ibig sabihin noon ay nahiwalay sila sa Diyos. We are all sinners and because we are all sinners, Romans 3:23, ay lahat tayo sa mata ng Diyos, we are dead. Bakit? Kasi wala yung Holy Spirit sa atin. The Holy Spirit has departed to us. Kaya kailangan bumalik yung Holy Spirit. Eh. Kaya nga si Jesus Christ, pinadala rito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ama, pinadala ang kanyang butong na. For whosoever believes shall, sabing ganon, shall not perish but shall have everlasting life. Kaya dito, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ay gusto uli ano, yung nasirang relasyon natin sa Diyos, ay gusto uling panumbalikin niya. But the first initiative, no, dahil mahal tayo ng Diyos, siya na nagmahal, nanggaling ang initiative sa Diyos. Kaya dito, sa ano, no, pagiging born again natin, napakahalaga nung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Na ang Panginoong Jesucristo ay naparito because of His mission. No, doon sa krus ng Kalbaryo, namatay siya. Kinuha niya ating kasalanan. Because of the blood of Jesus, sabing ganun, our sin is blotted out by His blood. Kaya nilinis tayo ng dugo ng Panginoong Jesucristo, pinatawad ang ating mga kasalanan. Kaya dahil doon, ano, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan ng Panginoong Jesucristo. Kaya dito, makikita natin, kailangan ng reconciliation. Kaya nga ito'y pinangaral ng mga apostol that we need to reconcile with God. Kasi naging enemy tayo. And because we are spiritually dead, Jesus Christ, na sabi niya, I pray to the Father that He may send to you the Holy Spirit. Kaya nga binibigay sa atin ang Holy Spirit ng Panginoon na upang sa ganon ay tayo ay muli magkaroon ano, ng quickening of our spirit, mabuhay uli yung ating spirit. Any man without without spirit, ano, dead in spirit, sabi ng ganon, ay ano siya, wala siyang relasyon sa Diyos. Ha? Kaya dito, kailangan natin ang magkaroon ng tunay na relationship sa Diyos. Kaya mangyayari lamang ito if we have been born na again. Tanggapin natin ang Holy Spirit at dito tayo mapuborn again, born from above. Na, ibig sabihin ay ginao anothen. Kaya mahalaga po yung pagiging born again. Kasi sabing ganon, unless a man be born again, he cannot see, he cannot enter the kingdom of God. Kaya may pinangako yun ng Joel 2.28, eh, no? Sabi ganon, ano? In the last days I will pour out my spirit upon all flesh, and your young men shall see vision, and your old men shall dream dreams. So nangako ang Panginoon ay bubuhos niya ang kanyang Espiritu Santo para maborn again ang mga tao. Ibig sabihin ay in Acts chapter 2, yung nagkaroon po ng tinatawag na Pentecost, 50 days after ni Jesus Christ, ano, magkaroon ng resurrection, bubuhos ang Espiritu Santo, ibinigay ng Diyos, no, nagkatatipon sila. At pagkatapos sa pagbuhos ng Espiritu Santo, ay sabi, they spoke in tongues and then they prophesied. Now they have never been nagkaroon sila ng regeneration, nagkaroon sila ng transformation. And because of it, marami yung naborn again, unang-una yung Church of God, yung mga Jews, and secondly, dun sa Acts chapter 10, naborn again si Cornelius, which is yung tinatawag natin na Greeks. And then from there, ang Holy Spirit ay gumagalaw na sa church.
tinitingnan niya, sabi ng gano'n, ang pagiging born again, parang hangin ito, hindi mo alam kung kailan darating, hindi mo alam kung saan papunta, kung saan nanggaling. Kaya pagiging born again, sabi ng gano'n, ay spiritual nga na birth. Kaya ako, naranasan ko yung pagiging born again, hindi ko alam, bigla na lamang, after I received Jesus Christ, ano, after I baptized with water, at pagkatapos naranasan ko yung ma-born again. Kaya naranasan ko yung transformation, na sabi nga noon, be transformed, no, sabi nga noon, into the renewing of your spirit, do not conform to this world, be transformed, sabi nga noon. Kaya napakahalaga ng transformation sa pagiging born again. Kung walang transformation, walang born again. Kaya ito ay pagbabalik ng relationship sa Diyos. This is not a religion, this is not a sect, no? Hindi yan ano, na dapat natin itataas minsan yung ating mga religion, ating tinatawag na sect and organization, denomination. Lagi natin itaas si Jesus Christ. Kasama ako, born, ano, body of Christ ang aking pinangarap so that we could be united. Nakita kong hindi lamang born again dito, si San Rio, hindi born again ito si, ano, no? Si Dayuhan. No? Bakit? Ano? Yung iba, nakita ko, born again sila, but meron lang pagkakaiba? Kasi ang salvation nila ay by grace then, through faith. It is not of works, lest anyone should boast. Tama ang kanilang ano eh, ang kanilang salvation. Pag mali ang salvation mo, eh mali, hindi ka na born again. Kasi sabing gano'n, if the gospel is really blano, no? Blano pa sa iyo, may tabing pa, therefore, tinabingan ito, Satan has blinded the eyes of many that they may not see the glory of God. No? Kaya dito, makikita natin, walang mga kung ganong against sa mga iba, I want to be united, not ng born again. Konting difference siya, okay lang yan. No? Yan. Kaya dito makita natin, kay San Rio, gusto ko siya ma-born again, ang nagbabago, hindi tao. Ang nagbabago, ang Diyos. Kaya nga, kailangan ng transformation. Kahit na anong gawin mo, hindi mababago ang buhay mo. Na, kahit na magkaroon ka pa ng tinatawag na ibigay mo man yung buhay mo, itulong mo, na, ang lahat sa buhay mo, anything that you could do, you cannot not really transform your life. No? Only God can give you a new life. If anyone be in Christ, a new creation, behold, all things have passed away. All things, sabing ganon, become new. Pabaguhin ng Diyos ang buhay mo. Ang kailangan mo lamang sa Rio ay you have to repent, no? Sa puso mo. Repentance na talaga, iyak mo. No? Ang Diyos nagpapatawad eh. Sabi, if you confess your sin, it's worthy to forgive your sin and cleanse you for righteousness. Naniniwala ko kasi pagkat lahat ng tunay na nagkaroon ng repentance, iniyak yung kasalanan. Lord, ayoko na ng kasalanan. Baguhin mo ang buhay ko. Kapag nakita ng Lord yan, now the Holy Spirit will convict you. And when the Holy Spirit will convict your heart, now pag nakita ng Lord yan, then God will give you a faith. Faith na sabi nga na saving faith. Natanggapin mo siya at magkakaroon ka ng pagbabago. Lahat ng kasalanan mo nilinis na eh, San Leo. Niredeem ka na. Lahat ng kasalanan mo hinugasan na ng dugo ni Jesus Christ. And what you could do is just to believe. Enable for you, no, to be born again. No, sabing ganon. Magkaroon ka ng katalagang pagbabago na ang Diyos, masasabi mo, ang Diyos ang nagbago sa akin, hindi ako. No? Yun lang ang kailangan. Ano? E dito naman kay Dayuhan, tama naman yung pinaglalaban niya eh. 1 John 3:9, sabi ganun, if anyone is born of God, sin it not. No? Yun ay King James Version, but in NIV, if anyone being in God, sabi nga, born of God, does not practice sin. Napakaraming mga talata na all original na does not practice sin. Kaya nga merong 1 John 1:9, no? Merong 1 John 2, nasabing gano'n, ano, if you confess your sin, kasi alam nga Lord, na born again na tayo, magkakamali pa rin tayo sa isip, sa salita. That's a part of growing up. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Araw-araw may babaguhin pa tayo. Ito yung tinatawag na sanctification. We're in the process of sanctification. Ang sanctification is not an absolute sanctification. Nung tinanggap mo si Jesus Christ na born again ka, kinabukasan bago ka na. Hindi. Ang transformation natin is daily. We are transformed in the image of Christ in the fullness of His structure. Daily, araw-araw, binabago tayo.
hindi pa tayo nakakaabot doon sa tunay na maturity. Ha? Okay, maraming salamat. Dito nagtatapos ang second stage ng ating discussion, yung ating rebuttal. So dako tayo sa final conclusion. Mauna dito ulit si Ang Dayuhan. Shoutout pala sa ating nasa live dyan ha. Meron tayong total na 70 plus live viewer mga kapatid. 420 comments, 107 share. Maraming maraming salamat. Dako na tayo sa final conclusion. Ang pinag-uusapan ulit dito ay sino nga ba or sino ang tunay na born again? Bibigyan ko ng final conclusion si Ang Dayuhan. 5 minutes bro, your time start. Wait lang. Pastor, pamute mo na pastor ha kasi maingay yung ano. Okay, mute mo na kayo mga bro. 5 minutes Ang Dayuhan, your time start now. Nakamute okay, ka, bro. Paano po yan mga kasi... kaibigan? Narinig, narinig ko, narinig ng Diyos ang mga pahayag ninyo. Ngunit kulang, tinimbang kayo, ngunit kulang. Dahil kayo ay maligamgam. Kayo, matawa si Fernando. Tinimbang kayo, ngunit kulang. At tayo po ay ginawang perfect ng Panginoon sa pananampalataya. Hindi po ito sa mga gawa, hindi ito sa pagsunod ninyo sa kautusan na wala ang pananampalataya. Tama ang tama ang pagsunod sa kautusan kung ito ay nakabatay sa pananampalataya. Ito ang nag-perfect sa atin. Zero po ang tao. Walang halaga. Ngunit dahil kay Kristo, 0 plus 10, perfect 10 po ang Panginoon, equals 10. Yan ang pananampalataya ng born again. So mayroon po akong babasahin sa inyo. Ito po ay scripted dahil ito ay salita ng Diyos. Ito ay binigay sa akin ng isang ka-ranger, hindi ko nababanggitin ang pangalan. Ang sabi dito, ang tunay na born again, yung tunay na binago ni Kristo, kasi may peke. At yung tunay na banal na espiritu, hindi yung peke. Hindi pwedeng banggit kayo ng banggit ng Holy Spirit, pero ang pananalita ninyo ay salaman. Nagkakasala, pwedeng magkasala, may binabago. Perfected na po ang pananampalataya ng tunay na born again. So ang sabi dito, sabi niya, noong siya ay namatay, kasama akong namatay, at noong siya ay inilibing, kasama niya akong inilibing, at noong siya ay nabuhay, kasama niya akong nabuhay, na kay Kristo. Napakaganda. Wala na yung dati kong pagkatao, at ako ay binago, hindi sa aking sariling kakayahan, at kalakasan, kundi sa ginawa ni Kristo sa akin. Kundi sa ginawa ni Kristo sa akin. Ang lahat ay laging sa ginawa niya. Kaya niyo ba itong panindigan? At nag-renewing of mind, magbago ng kaisipan, mula sa lumang pagkatao, patungo sa bago kong pagkatao, at baptized ang ROG ng banal na Espiritu. Yung kasama ako ni Kristo na pinako sa krus ang lahat ng aking kasalanan, kaya sinasabing mapalad ang taong kinalimutan na ng Diyos ang lahat na kasalanan. Sapagkat ang nakikita ng Ama sa akin ay ang ginawa ng kanyang anak na si Jesus sa krus ng Kalbaryo, kaya ako ay anak ng Diyos na kanyang binago at bagong nilalang. I have the mind of Christ, at ako na ngayon ang templo ng Diyos na siyang pinananahana ng banal na Espiritu, na araw-araw niya akong binabago at pinakikinang na parang ginto. Ipinako na sa krus ang kasalanan sa laman, sapagkat magkalaban ang laman at Espiritu. Napakaganda po ng ibinigay sa akin ng aking kapatid na ka-ranger. Kailangan ko pong basahin yon dahil yon ay galing sa Espiritu Santo. Patunay ng ROG ay walang isang leader na tinitingala. Hindi ako nagtuturo sa kanila, kundi kumukuha ako ng mga kapayagan ng Diyos mula sa kanila. Hindi ko na po babanggitin kung sino yon dahil baka magselos na naman kayo. So yun po mga kaibigan, ang pahayag ng Ranger of God. Kami po ay sa Espiritu nagsasalita, hindi sa mga pagkain laman, hindi sa pagkain ng baba. Sorry, hindi sa pagkain ng baboy, hindi sa
hindi sa pag-observe ng literal day, kami po ay sa araw ng Panginoon, bagong araw, bagong kapahingahan ngayon, na kami ay kasama, kami ang True Sabbath Keeper, mga kapatid. Nakapahinga na kami sa gawain ng kasalanan, kami ay nasa espiritu na malaya na po kami sa anumang alalahanin dahil kami ay binayaran na ng Panginoon. Puri ng Diyos sa inyo, mga kapatid ko, at sana mula ngayon, sumunod na lang kayo sa salita ng Diyos, huwag na kayong babangga upang kayo ay makinabang sa salita ng Diyos na binibigay sa amin. Muli, mga kaibigan, hasta la vista, next time ulit tayo magkita-kita, mahal tayo ng Panginoon lahat. Sabi nga ni Pastor Sendo, magkaisa, huwag na kayong harang-harang pa sa daan ng Rangers of God. Mangaral kayo, mangaral kami, kami lang ang may kapangyarihan ng liwanag na ito na makita ninyo. Okay po, salamat, Russia, yun lang po. So that is a brocal ng Rangers of God sa kanyang final conclusion. Dako naman tayo sa 5 minutes na final conclusion ni Fernando Camacho ng Seventh Day Adventist. Your time start na. Ang pagiging born again ay walang panahon para sabihin dapat muna tayong mabautismuhan. Ito ay isang karanasan. Sapagkat kung ang basihan ng pagiging born again ay kailangang mabautismuhan, papaano yung mga tao pagkatanggap kay Kristo ay bigla na lamang inaabutan ng kamatayan? Lalabas noon, hindi na sila na born again. Kaya hindi ho, ang bautismo ang siyang nagpapasya, mga kapatid, para maging born again. Naniniwala din tayo na maboborn again ng isang tao o ang laan ng pagiging born again ng isang tao hindi lamang humahanga sa bagong tipan. Maging sa lumang tipan ay umiiral na rin ang pagbabago ng Diyos sa buhay ng mga tumatanggap sa Kanya. Mababasa ho niyan mula doon sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 13, Talatang 23. Ang biyaya ng Diyos ay laan para sa lahat ng mga tao. Maraming nag-aakala na ang born again sa New Testament lang lumitaw. Hindi ho, lumitaw na ho yan, maging sa luma pang tipan. Kaya mali ang isipin na hindi kailangan ang Biblia, o wala pang Biblia, o wala pang born again. Hindi ho, malaunang umiiral ang Biblia habang mayroong naboborn again. In fact, ang ating Panginoon gumagamit ng Biblia. Ang tawag nila noon, Tanak. Malimit nilang gamitin yung Torah. Ano ho? Yan. Mula doon sa 400 BC hanggang 1st century AD, meron na silang ginagamit na Biblia. Yan po yung lumang tipan. At yung aklat ng Juan kung saan iniladlad ni Juan na kailangang ang tao ay maipanganak mula sa itaas. Tinatayang na isulat yan. Sa humigit kumulang 70 AD kung hindi ako nagkakamali. Ay may Biblia na silang tinatangan sapagkat dyan nga nila natutuklasan kung paano tatanggapin ng tao ang biyaya ng kaligtasan, kung paano ang tao mare-regenerate sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kaya kung sakali ganun ang ating pananaw, panahon na para tayo'y maborn again ng totoo. Doon sa ating paksa, sino ang tunay na born again? Ang sagot po ng inyong maliit na lingkod, ang tunay na born again ay yung tunay na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo at kinilalang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon, driver ng kanilang buhay at kanilang tagapagligtas. Maraming born again, tinatanggap lang Panginoon bilang tagapagligtas. Kailangan dalawa ang proseso, Panginoon ng ating buhay at tagapagligtas. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Galacia 2:20, hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko ngayon. Ang buhay na kinabubuhay ko sa laman, ikinabubuhay ko sa pananampalataya. At dapat, yung ginawang pagbabago ng Diyos sa ating buhay, dapat kakikitaan talaga ito ng tunay na pagbabago. Sa Kapitulo 12, Aklat ng Hebreo,
talatang 14, sundan ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman ay di makakakita sa Panginoon. Ang isang tunay na born again, kailangan nagpapatuloy sa kanyang kasakdalan sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Ipinagpapatuloy ang kabanalan na ipinagkaloob sa kanya sa pamamagitan ng mahabaging biyaya ng ating Panginoon. No? Kaya doon sa mga hindi pa nabuborn again, bukas pa ang pinto ng awa. No? Habang bukas ang pinto ng awa, kapag narinig mo na niya ang tinig, ang kanyang tinig, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Ito ang panahon upang tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus. Hayaan nating Diyos ang magbago ng ating buhay. Hindi natin magagawa baguhin ang ating buhay. Tanging ang Diyos lamang. Ang sabi ng banal na kasulatan, yung ating mga gawa, kapag yan ang ating aasahan, para lamang itong maruming basahan sa harapan ng ating Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay isinugo sa sanlibutan ito, Juan 3:16, upang ang lahat ay magsipagmana ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat. Okay, next tayo kay Pastor Ray Anfuentes ng Baptist. 5 minutes para sa iyong final conclusion, bro. Your time start now. Alright, pinaka-importante po na bagay ito sa ating about spiritual. Kaya napaka-importante. Ang atin po ngayon is usapin kasi ito na pagpasok sa kaharian ng Diyos. Kaya yun po yung talata, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu o born again, maipanganak muli, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. So, sa mga hindi pa na born again dyan, hindi ka pa nakakatiyak na ikaw ay mapunta sa langit pag ikaw ay mamamatay ngayon, ito po ay para sa inyo. Ano po ba ang dapat gawin upang tayo ay maborn again? Una, letter A, ABC lamang po ito. Una is admit that you are a sinner. Lahat po tayo ay makasalanan. Kaya yun po ay pinatutunayan ng Biblia sa Roma 5:12. Kaya kung paano nasa pamamagitan ng kasalanan, pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Kailangan mo itong tanggapin katulad ng kawatan sa cross na sinasabi niya, karapat dapat po itong mangyayari sa atin dahil tayo po ay nagkasala. Ngunit itong isa, si Kristo ay walang pagkakasala. Tanggapin mo lang ito. Una sa lahat, magpakumbaba ka na ikaw ay makasalanan. At ayon po sa talata sa Biblia na ang kasalanan na ito ay meron po itong kabayaran na kamatayan. Kaya tayo ay mapunta sa langit at hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Ayon po ang sabi dito sa 1 Corinto 6:9, ubaga hindi ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana sa kaharian ng Diyos. Nang kaharian ng Diyos, huwag kayong padaya. Kahit ang mga makiapid, ni ang mga nanamba ng Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nambababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga maglalasing, ni ang mga mapantungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi magmamana sa kaharian ng Diyos. Lahat po tayo nagkasala. Kaya ngayon ay letter B, una ay admit that you are a sinner and then meron pong kaakibat na repentance. You have to change your mind. Change your mind that you cannot save yourself dahil makasalanan ka. Ang sabi po ay ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Huwag mong bayaran ng mabuting gawa. Huwag mong bayaran ng relihiyon ang kasalanan. Huwag mong bayaran ng kahit anuman dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang napakagandang balita, si Kristo po ay ipinadala ng Diyos dahil ikaw at ako, mahal ka ng Diyos. At gusto po ng Diyos na ikaw ay ma-born again, ikaw ay mapunta sa langit. Kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ikaw o sino mang sumampalataya
ay huwag mapahamak. Panampalatayanan mo si Kristo. Yun yung letter B. Believe on the Lord Jesus Christ. Sampalatayanan mo. Si Kristo ay Diyos at tagapagligtas. Si Kristo ay namatay sa cross. Siya po ay inilibing at nabuhay mag-uli dahil po sa ating mga kasalanan. Siya po yung nagbayad. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo dito, hindi ko niwawala ng halaga ang biyaya ng Diyos. Sapagkat kung sa pamamagitan ng kautosan ay ang katwiran, kung gayoy si Kristo ay namatay na walang kabuluhan. May kabuluhan ba ang kamatayan ni Kristo sa inyo, mga kaibigan? May kabuluhan ba? Yan ba ang nakapagliligtas? O yung bautismo? O yung pag-anib sa relihiyon? O yung paggawa ng mabuti? Walang kabuluhan si Kristo sa inyo, kaya hindi kayo na born again kailanman. Kaya kailangan mong sumampalataya. Sampalatayanan mo ang Panginoong Hesukristo. Siya yung nagbayad ng ating kasalanan. Kaya dahil dyan sa kanyang dugo, yan po ang ibinuhos niya upang mabayaran ang ating mga kasalanan ayon po sa Hebrews chapter 9 verse 22. Walang kapatawaran hanggat wala pong pagbubuhos ng dugo. Si Kristo ang makapag-born again sa iyo. At letter C, kailangan mo siyang tawagin. Tawagin mo siya. Tawagin mo siya. Sabi dito sa pamamagitan ng pananampalataya, sapagkat kung ihahayag mo sa iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso, hindi sa nguso, sa puso, na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Okay, so that is Pastor Rean Puentes ng Baptist. Dako tayo sa magpa-final conclusion din. Apologies San Rio ng Catholic, your time start now. Unang-una, pag sinabing born again, baptism. John 3 verse 22. After this, Jesus and his disciples went out into the Judean countryside where he spent some time with them and baptized. Nagbautismo ang mga apostles, ang mga pagan na born again, so baptism. Dito tayo sa sinasabi ni Pastor Rosendo about sa pag-uugali. Pag sinabing born again, baptism, hindi yan konektado sa ugali ng isang individual. Pag sinabing born again, baptism, hindi lahat na tumanggap ng born again o na nabautismuhan ay naging mabuting tao. Lahat ng Protestante, even the Catholic Church, tayo ay naborn again, naging mabuti ba lahat? In choice ng tao ang pagiging mabuti o pagiging masama niya, depende sa environment. Una yon. Hindi natin pwedeng gawing title na dahil ikaw ay naborn again, you have to be righteous and you have to be right in the eyes of the God or in the eyes of the Lord. Hindi lahat ng naborn again, naging mabuting tao. Sabi mo, hihingi tayo ng guide kay Lord. Hindi lahat ng humingi ng guide kay Lord ay nanatili kay Lord. Maraming Catholic Church na tumalikod sa Catholic Church, maraming sa mga Protestant na tumalikod sa Protestant. Wala bang guide ni Lord yon? So meaning to say, lahat ng tumatanggap ng baptism, whether na sila ay mabuti o masama, choice nila yon. Ang ibig kong sabihin at binibigyan diin ko, when it comes to born again, baptism, hindi saklaw dyan ang psychological ng isang tao kung siya ay gusto niyang gawin masama o mabuti. Binyag yan. Hindi yan label. Na kapag ikaw ay naborn again, 100% huli ka. Na pag ikaw ay naborn again, 100% going to heaven ka. Tandaan, ang daming pastor na nang mamoles siya. Even the Catholic Church, mga priest, marami rin. So ibig sabihin, lahat tayo tumanggap ng born again, lahat ba naging matuwid? Hindi. Why? Ang tinatanggap natin sa salitang born again, baptism. Baptism bilang pagpapakilala na ikaw ay isang Kristiyano. Hindi yan psychology na kapag ikaw ay naborn again, dapat maging mabuting tao ka. No. Pag ikaw ay naborn again, yan ay pagtatalaga na Kristiyano ka kasi hindi ka Kristiyano. Yun lang naman yun eh. Hindi natin pwedeng sabihin na naborn again ka, diretso langit ka, o kung ano yung mga turo-turo ng born again, mali.
Pag ikaw ay naborn again, nabaptize ka. It's up to you if you wanna go to heaven or if you wanna go to hell. Why? God gave us free will. You have a right to do what is right and wrong. Kahit na magaling na pastor ka, if that person wanted to do against God, may magagawa ka? Wala. Pero yung binigay natin na baptism dun sa taong yon, hindi niya na pwedeng itakwil yon. But yung free will na binigay ni God, nasa sa kanya yon. Kung gusto niya maging masama, wala tayong magagawa, kahit magaling ka pang speaker. Kung gusto niya magpakabuti, so good, so be it. Ang ibig kong sabihin, if you are a bad, or if you are a sinner or not, or bad or good, choice niya yon. God gave us free will. We can't control people, what they wanted to do, kahit sabihin mong si God, ano natin kay God, no. Don't tell me na yung mga lumalapit kay God hindi nagkakaroon ng pagkakasala. Hello, ang daming speaker na may kabet. Hello, ang daming mga lalaking nagmamasturbate. Though, na magagaling silang speaker. Kaya nga sabi nga ni Christ, di ba? Hindi lahat ang tumatawag sa aking Panginoon ko ay mapupunta sa langit. Why? Kasi hindi naman ibig sabihin na born again ka, you are righteous and you are going to heaven. What I am trying to say, hindi yan napupunta gaya nga ng sabi mo na mag-repent ka sa dami ng luha mo, no. Hindi naman dami ng luha ang binibilang dyan kung paano umiiyak ang puso mo. Yun ang repent. Ako hindi ako madramang tao. Dati akong GRO, hindi ako born again, hindi ako born again sect. Wala akong, I am a Catholic, GRO ako before. Pero natalikuran ko kung ano yung ginagawa ko noon. Yun nga lang yung itsura ko kasi nga nag-hormones ako. But I am still na nasa celibacy life ako, celibate life ako. No? Hindi yan dahil sa sinasabi mo na pag na-born again ka, dapat ganito. Kasi ano yung God? E paano yung mga Muslim? Na-born again ba Muslim? Hindi. Lahat ba ng Muslim masama? Hindi. Ang mga Judaism, ang Buddhist, ang Taoism, ang mga hindi Catholic, ang mga hindi Kristiyano, hindi sila na-born again. Sila masama. Iyon lang po, Kuya Rasha. Salamat po. Okay, so that is yung ating final conclusion ng Catholic. Dako naman tayo sa final conclusion din ni Bishop Raimundo Eramis ng CCC. Your time start now. Nang dumating ang Panginoon dito sa mundo, iisa lang ang kanyang goal. And that is to bring the people into the kingdom of God and bring the kingdom of God into the people. Kaya ang mensahe niya, repent, for the kingdom of heaven has arrived. Ang problema, paano makakapasok ang mga tao sa kingdom? And kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. So kailangan ng mga tao ay maging righteous. And the only way ang mga tao makapasok sa kingdom of God, sinabi ng John 3:3, you must be born again. Because except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Ang born again ay maging mamamayan ng kalangitan. Ang born again ay maging anak ng Diyos. Ang born again ay isang karanasan na kung saan ang tao ay makakatiyak ng paglapit sa Diyos at sa panahon ng siya kukunin ay putungo po siya sa kaharian ng Diyos. Sapagkat lahat naman tayo, iiwan ang mundong ito. Ang buhay po natin ay pansamantala lang. Lahat tayo ay immortal. May simula, may wakas. Okay? May simula, walang wakas. Kasi nga tayo ay immortal. Kaya ang pangako ng Diyos sa mga tao na maboborn again ay maipapanganak sa Espiritu. At ang spirit po, walang katapusan. Kaya kailangan maisilang na muli o maborn again para makapiling ng Panginoon sa kabilang buhay. Ngayon, pag ikaw ay say na born again na, kailangan ng mga ebidensya. Paano mo sasabing mangga yan kung ang bunga niyan ay santol? Abi kailangan ng bunga niya mangga. So paano mo sasabing born again siya? Abi dapat merong transformed life. If any man is in Christ, he is a new creature. Kaya automatic ang taong na born again, namamatay ang lumang pagkatao at nagkakaroon na ng panibagong buhay. Yan o kasi ebidensya. Kahit sa soko, hindi magsisinungaling ang mga ebidensya. Kaya kailangan tayong mga sinagsasabing born again, talagang nabubuhay ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Ito pong nais ng ating Panginoon. Iwangis tayo sa larawan ng kanyang anak, Roma 8:29. At dahil sa tayo po'y winawangis
araw-araw. Hindi po ito isang beses ka lang itatransform. Itatransform tayo from glory to glory by the power of the Holy Spirit, sabi ng 2 Corinthians chapter 3. And then the second natatransform, magmamanifest sa in Christ at makikita sa atin ang buhay ni Kristo. Hindi po pwede na born again ka na walang nabago. Because of the power of the Holy Spirit, na-transform ka. Na-renew yung spirit mo. Okay? Ibig sabihin, ang iyong nature hindi na sinful. Kaya gagawa ka na ngayon ng mga bagay na mga mabubuti. Kaya nga, Ephesians 2:8-9, sa biyaya kayo naligtas. Hindi sa mabubuting gawa. Pero sa Jesus nakalagay doon at kayo'y dinisign para gumawa ng mabuti. So, ang born again ay hindi para gumawa ng mabuti. Pero ang kabutihan ay bunga ng isang taong born again. Ang sabi ng salita ng Diyos, you must be born again because that's the only way to enter into the kingdom of heaven. Hindi sinabi itong you must be SDA, you must be Baptist, you must be Catholic, or you must be wrong. No, anumang pangalan ng grupo natin, o kahit sabihin natin na pangalan ng grupo mo ay born again, not unless you got born again, you will not enter into the kingdom of God. Dahil ang sabi ni Lord, you must be born again. Pinagdidihinan ng Panginoon, you must. Ano po yung word na must? Abi, napakahalaga po nito. Ibig sabihin, kailangan talaga kasi must. Eh, paano ang sinasabi ng word of God na tayo'y magmamust? Eh di, hindi po religion. At di rin sinabing, you must be baptized. You must be born again. In other words, you need to be a citizen of heaven in order to enter heaven. Because the kingdom of God is the priority of God. Kaya sabi niya sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things that you need shall be added unto you. And the only way, pinakita na nga ni Lord sa atin ng saan tayo pupunta, sa kingdom of God. Eh anong paraan? Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father. Through what way? When you got born again, washed by the blood, sanctified by the Spirit, and every day transformed from glory to glory, that's indeed the truth that we are born again. God bless po. Okay, so dako tayo sa final conclusion then ni Pastor Rosendo. At ouch, wagan natin siya. Okay, ako na naman. Okay, shoutout muna sa ating nasa live dyan mga kapatid. At tayin natin si Pastor Rosendo sa kanyang final conclusion. Shoutout kay Julio Valiente, kay Junel Pristine, kay Eme Alfonso, at Torilla Rodilin, kay Junel Pristine, ayan, kay Maylin Oshema, kay dito, Champ Fernandez, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig, kay Aladdin Gregorio ng Baptist, mga kapatid. At okay, ayan na si Pastor Rosendo. Pastor? Yeah. 5 minutes para sa yung final conclusion. Your time start now. Yeah. Okay. So, una sa Lord, ano, ang kapurihan lagi. At dito, ang ating issue dito ay tungkol ito sa, ano, no? Yung sino ba ang tunay na born again? At nakita ko rito na si Dayuhan, ano, mayroon kasi dalawa kong basis the determination sino born again. Number one, yung biblical knowledge niya, no? Number two is testimony. Nakita ko si Dayuhan ay may testimony, wala siyang biblical knowledge, ano, about the Bible. Si Camacho naman, mayroon siyang biblical knowledge at saka may testimony. Si Ryan Fuentes, ganun din, may biblical knowledge siya, may testimony. Si Rio, walang biblical knowledge, wala rin testimony. Na? Ganun si Rino Mundo naman, meron siyang biblical knowledge, ano? Meron din siyang testimony. Kaya napakalaga, sino ngayon, ano? Ang born again? Naniniwala ako na si Dayuhan lang at saka si San Rio ang hindi born again dito. Bagamat kami, may iba kami ng kinatawag na religious organization,
naniniwala pa rin ako na napakahalaga na magkakaisa. No? We both one in the body of Christ. Kansaki unity. Bakit po sinabi nga walang ano, no? May testimony at walang biblical knowledge si Dayuan? Kasi makita natin ang pinaglalaban niya rito, hindi nagkakasala. Marami naman mga tao hindi nagkakasala eh. Ha? Kung titignan natin, ha? Kasi yung ano, yung mga wala pang batas at yung mga ano, no, sabihin na ano, no, wala sila, hindi sila nagkakasala. Anyway, ang ano ko lang dito, ipaglaban natin ang 1 John 3, ano, no, 9, whosoever is born of God, sinneth not. Okay yun. Ang dito, ang problema nila, itong si, ano, si Dayuhan, born again na ito eh, kaya lamang sumeperate siya sa tunay na born again. Nanturo siya na mga turo, ano, kanina, bumibili na pala ng mga kaluluwa ito, nasa buy and sell. Pangalawa, yung God niya, sila na yung mga Diyos, eh nakuha ito doon, ano, sa isang MCGI, ulit, ano ko na, diretsuhin ko na, ano, kay Eddie Soriano, yung sinless perfection niya naman, eh, nakuha yan, ano, hindi naman yan revelation from the Holy Spirit, eh. Nakuha yan dito kaila ano eh Joseph Prince. Tapos infallible na rin ba daw sila ngayon sa kanilang katuruan? Pagkatapos eh makita natin word of God na sila, yun ang mga problema nila. Okay, hindi na nga sila nagkakasala, pero ang dami nilang mga kulto na itinuturo. Oh, kaya sila nagiging kulto. Diretsuhan na ito, no? Kasi hindi naman tayo nagbibiro dito sa pangaral ng Ebanghelyo eh. Ha? Kaya nga sabi ko si Sandrio, mabuborn again pa yan. Ito rin, makakabalik ito si Dayuhan na talaga maging born again. Kaya dito makikita natin napakahalaga ng pagiging born again. Kailangan lamang talikuran ni Dayuhan ano, yung kanyang mga tinuturo na hindi na sa mga born again Christian. Gumagawa na siya ng mga turo na turo ng mga cultic religion. Yan. Kaya sabi ko ang ganon, ay meron siyang testimony, wala siyang biblical knowledge. Sa kalalam nila, meron silang biblical knowledge na sabi sila magtuturo sa atin. Ang totoo nito, kailangan turuan at ibalik sila sa mga tunay na born again. Nag-separate sila sa mga tunay na born again. Kaya nga ito, inano ko sila, sabi nila, pinag-uusig ko raw sila, eh, nagkasala na naman. Na, na hindi ko naman sila pinag-uusik, itinuturo lang yung tamang daan. Kasi alam naman natin, sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang buhay katotohanan. Eh si Jesus Christ lang, hindi natataas yung religion natin, organization na Rome. Walang ganon. Na? Kaya si Jesus Christ lang, eh, lahat tayo, kailangan ano, si Jesus Christ lang. Kung talagang born again tayo, hindi natin itataas yung ating denomination, religious affiliation, si Jesus Christ lang itaas natin. Na, sabi nga nun, siya lang, ano, ang ating bigyan ng papuri, bigyan ng honor. Sa kanya lang lagi, ano, ang tunay na pagbibigay natin ng kaluwalhatian. Yun ang tunay na born again. Naka-Christ-centered lang. No, kapag hindi ka naka-Christ-centered teaching, hindi ka tunay na born again. Akala ko lang yun. Ibig sabihin, hindi 100% ang pag-born again mo. Kaya, dito kaya nga ginamit ko, body of Christ. Kasi body of Christ tayo eh. Thank you. Okay, so dyan natatapos ang discussion natin mga kapatid patungkol dito sa topic na sino ang tunay na born again. Siguro sa mga audience na lang dyan, sila yung magtitimbang kung sino ba talaga. At bigyan ko ng time magpasalamat yung ating mga speaker. At gusto ko, siyempre ako mauna, maraming salamat sa pagpasok dito sa aking program mga kapatid. At unahin ko din na magbigay ng pasasalamat sa ating mga speaker. Unahin natin si Andayuhan, umalis na siya no? Si Brother Fernando Camacho bro. Opo, patuloy ang ating pasasalamat sa atin pong Panginoong Diyos sapagkat ay pinagkaloob yung mga ganitong uri ng napakagandang pag-usap. At syempre, pinasasalamatan din natin ang platform natin, nagbigay ng daan sa pamagitan ng kapatid na Rasya Vista. At sana po sa
sa mga nasa loob ng atin pong platform, kay Bishop Raimundo, kay Pastor Rean, kay San Rio, at kay Pastor Rosendo, at ganun din kay Kalawakan, ano, bagamat siya ay ano na rito. At syempre sa lahat po ng mga taga-subaybay natin, Adventist man o hindi, marami pong salamat sa inyo, sa Diyos po ang kapurihan. Ako po ay may YouTube channel at inaanyayahan ko po kayo na pasyalan. Type nyo lamang po, Fernando B. Camacho Jr., lalabas na po dyan ang Back to the Truth Ministry, isa po yung compilation ng iba't iba nating mga programa. Muli po, iniiwan ko kayo sa pag-ibig ng atin pong Panginoong Diyos. Hasta la vista! Viva el Señor! Viva Iglesia Adventista del Septimo Día! Chukbok! Hamnida! Mispa sa inyong lahat, mga kapatid. Eh, syempre, kay Pastor Rean Puentes na... Maraming salamat, Bro Ras, at shoutout na lang Pastor Alex, at nabigyan po tayo ng ano dito. Actually, pumalit lamang po ako, mga kapatid, mga kaibigan. Salamat sa pakipag-usap, pag-present sa inyong mga tindig, may kaibigan Kap Fernando at si Bishop Raimundo Aramis, salamat, and Pastor Rosendo, and also San Rio ng Catholic, at si ang aking kaibigan na hindi pa nagpapahiram sa akin, si Kalawakan. Salamat din po sa mga nanonood dyan. Ang ating goal dito, mga kaibigan, mga kapatid, ano, ang goal po namin na gaya ng goal ng Panginoong Hesukristo, ikaw at ako ay magkikita tayo sa langit. Hindi po ito hilahan papuntang impyerno. Hihilahin namin kayo papunta sa langit. Magkikita tayo lahat. Yun yung gusto ng Diyos. Yun yung puso ng Diyos. Hindi po kami mapunta sa langit at tatadyakan kayo papunta sa impyerno. Kaya napaka-importante ng temang ito. Salamat, naging isa po ako sa speaker ngayon. Ang Diyos po ang siya po ay maluluwalhati. Ibalik po natin ang lahat ng mga papuri. Salamat sa salita ng Diyos, sa banal na Espiritu at ng Panginoong Hesukristo na ibinuhos ang kanyang dugo upang tayo po ay maborn again. Maraming salamat po, to God be the glory. Okay, at kay Apologist San Rio din, Catholic. Nakamute, nakamute. Okay, kapong ka, anyong sayo? At maayong gabi sa inyong tanan, no? At magpapasalamat ako sa mga magagaling na debater na Protestants na nandito. Isang malaking karangalan na nakaharap ko kayo, bagamat ako ang pinakabata, pero pinagbigyan niyo ako na makapaglatag ng presentations ng Catholic Church. Sa lahat po ng mga nanood, sa mga sumuporta, hindi lang po sa akin, kundi sa inyong mga manok. Manok yung tawag ko, no? Sa inyong mga paborito at iniidolo ng mga debater ng Protestant. Masayang masaya po ako kasi na ilatag natin ang ating mga aral sa maayos na pamamaraan, na hindi tayo nagsasalita ng hindi maganda. Like what I've said, tayo pong lahat, ako bilang si San Rio, Catholic Faith Defender, hindi ko isinasarado ang salvation. Hindi lang yan para sa Catholic Church, kundi para sa ating lahat, kasi mga tao tayo. At hangad ko na lahat din naman tayo ay maligtas. Gustong-gusto ko yon. Na katoliko o hindi katoliko, gusto ko lahat naman tayo makapunta sa langit. Ayoko namang saluhin yung salvation. But ganun pa man, ang pinag-uusapan natin dito, kung ano yung mga aral na natinanggap natin at natutunan natin, yun yung gusto nating i-share, no? At sa mga Catholic at non-Catholics, huwag tayong magbabash. Makinig tayo sa mga inilalatag, huwag tayong maging close-minded na dahil Katoliko ka, Katoliko lang pakikinggan mo, dahil Protestant ka, Protestant lang. Broad-minded tayo, makinig tayo both sides for us to be able to learn, at lalo tayong maging matalino. At kay Kuya Rasha, maraming pong salamat. Hindi ko po deserve na makaharap kayo kasi napakabata ko pa. Sino ba naman ako kung humarap sa mga magagaling na mga debater na ito. Pero marami pong salamat. At oy ha, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko, San Rio TV. Nandoon po lahat ng mga presentations ko regarding sa iba't ibang mga Protestants against doon sa Catholic Church. And maraming pong salamat sa inyong lahat, kay Kuya Ray, kay Kuya Rian Fuentes, ang cute-cute ni Kuya Rian, tsaka ni Kuya Fernando, talagang kumpleto sa tulog. Talagang nasabi kong fresh. Kaya,
Thank you po at God bless you sa atin lahat at ipanalangin pa rin natin ang isa't isa bagamat magkakaiba tayo ng paniniwala, magkakaiba tayo ng aral, pero hindi naman sarado ang pintuan ng langit para ipagdasal natin yung isa't isa. Lagi natin iisipin na yung kabutihan ng kapwa natin, as long as hindi naman nagdudulot ng kasamaan sa kapwa natin, sa tingin ko wala namang masama. Protestant ka or Catholic, kailangan nating mag-unite para sa ikakapayapan ng sandaig digan. Kristiyano tayong lahat, 'di ba? At ang kalaban natin hindi Kristiyano. 'Yun lang po, maraming salamat. Ako po ulit si Sanrio. Salamat po. Okay, so that is Sanrio ng Catholic, no? Dako naman tayo kay Bishop Raimundo. Unmute bro, pa-unmute. Okay, pag closing natin, John 3:3, except may man be born again, he cannot see or enter the kingdom of God. Nawa po, natutunan natin ang timbang-timbangin ang maraming bagay sa mga bagay po na aming nabanggit. At dalangin ko po na talagang tayo ay ma-born again. Sa diwa po yan, ipapasalamat tayo kay Bro Rasya at sa atin pong mga nakasama dito mga panelists na nagbahagi po ng kanilang kaalaman sa kung sino talaga ang tunay na born again. Pag Monday po, meron po tayong podcast sa Rasya TV. Alas 7 po ng gabi, inanyahan ko po kayong manood sa programang ito. Muli po, magandang gabi po. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. God bless you po. Anong araw po yun? Sabi alas 7 daw ng gabi. Anong araw po, Bishop? Every Monday. Monday, every Monday. Monday. Oo. Okay, at tapo din tayo kay Pastor Sendo. Sir. Yeah, praise the Lord. Purihin po ang Panginoon at tatapos po ng ating pagpapahayagan at alam natin na marami tayo natutunan. Tayo po na mga born again, ipagpatuloy po natin ang gawain natin na binigay ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, go, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all things what I've commanded you, and lo, I'll be with you. Sabi ng Lord, this gospel shall be preached to all the nation as a testimony, and then shall come. Malapit na po dumating ang Panginoon, at tayo po mga na-born again, ay patuloy po tayo, no? Mag-aral ng salita ng Diyos, at hindi po babalik sa atin, no? Ang salita ng Diyos. Sabi ng Lord, I have based my word, and it will come, and will fulfill it. Sabi ng ganun. It will not return void to me, but it will accomplish. Kaya, huwag natin na pababayaan, malapit na talaga dumating ang Panginoon. No? The time, sabi nga gano'n, ay it's time to harvest, ano, soul. Kaya, ipagpatuloy po natin. Lalo na dito po sa podcast, meron din po ako kay Brother Russia, na programa po, no? Ito po ay a body of Christ, no, born again, ating Monday, Wednesday, at 5 o'clock po, Friday, 6 o'clock, and then Sunday, alas 5 po ng hapon. Maraming po salamat sa lahat ng participant po, kay Dayuhan, kay Camacho, Ryan, Puentes, ganun din kay Rio, kay Raimundo, at lalong-lalo na sa iyo, Brother Russia. Salamat sa programa mo at naisip mo yung bagay na ito na tayo po ay patuloy, no, na nagkakausap-usap upang sa ganon ay magpatatagan tayo ng pananampalataya. Mahal ko po ngayon lahat. In Jesus' name. Amen. Okay, at Rasya TV, gusto din mas pasalamat sa lahat ng sumusuporta dito, lahat ng sponsor. At kung gusto nyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa mga debatistang nasa harap ninyo. Ito si Ang Dayuhan na umalis na kanina, si Fernando Camacho ng Seventh Day Adventist, Pastor Rean Fuentes ng Baptist, mga kapatid. Marami pa kaming debate na haharapin, imo-moderate ko pa tong mga to. Brother o Bishop Raimundo Sanrio ng Catholic, Pastor Rosendo, mga kapatid. At pwede nyo akong i-PM dyan kung meron kayong concern, or pwede nyo silang i-PM ha directly kung meron kayong private message sa kanila, kung ano pa man yan yung inyong mga concern. So maraming salamat. This is Admin Rasya ng Rasya TV. We're out.
na 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 mapangarap ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin.